Hindi lubos akalain ni Erica na magiging masaya ang reunion nila ng kanyang mga high school classmates. Hindi niya kasi talaga planong magpunta doon, kung hindi lang siya pinilit ng kanyang best friend na si Judy. Naganap ang reunion sa bahay ng isa nilang kaklase. Malapit lang din yon sa bahay nila Erica, dahil halos sa iisang barangay lang naman nakatira ang dating magkakaklase. Nasa mahigit 10 din silang umaten sa kasiyahan. Judy, lasing ka na yata. Kaya mo pa bang umuwi? Tanong ni Erica sa kanyang kaibigan na si Judy. Sa itsura kasi nito ay mahahalatang marami na itong nainom na alak. Sumabat naman sa usapan nila ang isa nilang kaklaseng lalaki na si Erwin. Erica, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahalang maghatid kay Judy pauwi sa kanila. Umalma si Erica sa sinabi nito. Naku Erwin, hindi na kailangan. Kaya pa naman itong lumakad ni Judy. Ako kasi ang mapapagalitan ng mama niya kapag hindi ko siya nahatid pauwi sa kanila. Wala na ngang nagawa si Erwin sa gustong mangyari ni Erica. Sa simula pa lang kasi ng party, ay halatang nagkakamabutihan na ang dalawang dating magkaklase na sina Judy at Erwin. Naupo na lang si Erica sa isang tabi, pero agad din na tumabi sa kanya ang medyo lasing na si Judy. Doon ay pinagsabihan ni Erica ang matalik na kaibigan tungkol sa pakikipaglandian nito kay Erwin. Baka nakakalimutan mo na noon pa man, bolero na yung Erwin na yan. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang asawa, diba? Malamang, wala pang planong magseryoso yan sa buhay. Lingid sa kaalaman ni Erica ay hindi na pala nakikinig sa kanya si Judy, bagkos ay napatingin ito sa isa pa nilang dating kaklase na naroon din sa party. Erica, tingnan mo itong si Baldo. Alam mo, kanina ko pa napapansin na kanina pa siya tingin ng tingin sa'yo. Di ba nanligaw sa'yo yan nung high school tayo? Napatingin din naman si Erica sa taong tinutukoy ni Judy at nakita niya ngang nakatingin ito sa kanila. Maging si Erica ay napansin na rin ang madalas na pagsuliyap sa kanya ng naturang lalaki. Ngumiti lang si Erica ng matipid dito at matipid din ng ngiti ang sinagot ni Baldo hanggang sa lumapit na nga ito sa kanila. Hi Erica, kamusta na? Naging mapanukso naman si Judy sa dalawa. O sige, maiwan ko na muna kayong dalawa dito ha. Mag-usap muna kayo. Kaagad nga na umalis si Judy at si Baldo naman ang naupo sa bakanteng upuan. Ayos naman ako Baldo. Ikaw, kamusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkita ah. Bahagyang tumawa si Baldo. Sa Kaloocan na kasi ako nagtatrabaho. Bihira na lang ako makabisita dito sa Cavite. Hindi pa man nagkakaroon ng mahabang usapan ang dalawa ay lumapit naman kay Erica, ang isa pa nilang kaibigang babae, at niyaya siya nito na magsayaw. Tumingin si Erica kay Baldo at tumango lang ang binata. Doon ay wala na ngang nagawa pa si Erica, kaya sumabay na rin siya sa kasiyahan ng kanyang mga dating kaklase. Bandang alas 10 ng gabi ay patuloy pa rin ang kasiyahan doon sa kanilang reunion. Plano na sanang umuwi ni Erica, pero hindi mahagip ng kanyang mga mata ang kaibigan na si Judy. Minabuti naman na niyang hanapin na ito. May kalakihan ang bahay ng kanilang kaibigan kung saan naganap ang kasiyahan. Dati kasi itong private resort na ginawa na lang ding rest house ng maglaon. Doon sa hardin unang nagpunta si Erica at nagbabaka sakali na naroon si Judy, pero hindi niya rin ito nakita doon. Nakarating na nga siya sa isang tahimik na hallway kung saan walang tao. May mga kwarto kasi doon na inalok pa nga sa kanila ng kanilang kaibigan. Pwede daw silang tumuloy doon kung sakaling hindi sila makauwi ng gabing iyon. Sa kasagsagan ng paghahanap ni Erica ay nakita niya doon sa hallway ang dating kaklase na si Baldo. Nagpapahangin lang ito doon habang naninigarilyo. Nakita rin naman siya kaagad dito. Erica, anong ginagawa mo dito? Sumagot naman si Erica. Ikaw pala Baldo, hinahanap ko kasi si Judy. Plano ko na kasi sanang umuwi pero kanina ko pa siya hindi makita. Doon ay tumulong naman na si Baldo kay Erica sa paghahanap kay Judy. Sinubukan nilang isa-isahin ang mga kwarto na naroon. Naisip kasi nila na baka nakatulog na si Judy sa sobrang kalasingan. Sa kwartong nasa dulo ng hallway ang huling pinuntahan nila Baldo at Erica. Si Baldo ang nagbukas ng pinto, pero tila natigilan ito sa pagsilip na kanyang ginawa.
Agad niya ring sinara ang pinto at hinarap si Erica. "Erica, ang mabuti pa. Doon na lang muna tayo sa party. Baka hinahanap na tayo nila Paula." Napakunot ang noo ni Erica. "Teka lang, paano si Judy? At saka, ano bang nakita mo dyan sa kwarto?" Nahalata rin kasi ni Erica na bahagyang natigilan ang binata sa ginawa nitong pagsilip sa kwarto. "Erica, mas mabuti siguro wag mo nang subukang silipin." Lalo pang napaisip si Erica, kaya kahit pa nga napinigilan siya ni Baldo ay sumilip pa rin siya doon sa kwarto. Sobrang natigilan si Erica nang makita niya doon ang isang milagrong kaganapan sa pagitan nila Erwin at Judy. "Erica, sandali lang!" Sambit ni Baldo habang hinahabol si Erica, na bigla na lamang tumakbo paalis matapos ang kanyang nakita. Nahawakan ito ni Baldo sa braso. "Erica, ano ba nangyayari sa'yo?" Sa inis ni Erica ay napaupo na lang siya sa isang bench na nandoon sa hallway. "Baldo, pasensya ka na ha. Nainis lang talaga ako sa nakita ko. Ito naman kasing si Judy. Hindi niya dapat ginawa yun. Ayoko lang naman na masaktan siya. Kilala naman nating lahat si Erwin, di ba? Kahit noon pa man, hindi na nagseseryoso yan sa babae." Nagbuntong hininga si Erwin. "Ayoko naman husgahan agad-agad ang kaibigan natin, Erica. High school pa tayo nung maloko sa babae si Erwin. That was 12 years ago. Malay natin kung nagbago na siya." Napailing na lang si Erica. "Ewan, bahala sila dyan. Basta ako, ginawa ko yung part ko kay Judy bilang kaibigan niya." Bahagyang tumawa naman si Baldo. "Hayaan na lang natin siguro sila. Sa nakikita ko, wala naman silang taong tinatapakan eh. Single si Judy. Tapos, single din naman itong si Erwin. Malay natin, sila pala talaga." Napatingin si Erica kay Baldo at matipid lang itong ngumiti sa kanya. Naging tahimik ang dalawa sa paghihintay hanggang sa tinuloy rin nila ang kanilang kamustahan. "Naghiwalay pala kayo ng asawa mo?" May pagtataka sa isipan ni Erica dahil sa sinabi ni Baldo. "Teka, paano mo nalaman ang tungkol doon?" Bahagyang tumawa naman si Baldo. "Pasensya ka na, narinig ko lang din sa mga kaibigan natin." Nagbuntong hininga si Erica at sinimulan naman na niyang magkwento. 5 years ago ay nakilala ni Erica si Andre. Ito ang ama ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Carlo. Nagsama pa sila noong una ni Andre hanggang sa naging madalas ang kanilang pagtatalo at nauwi na nga sa hiwalayan. Huli na nang mabalitaan ni Erica na nagtatrabaho na pala sa ibang bansa si Andre. At mula sa araw na yon ay hindi na siya nagkaroon ng balita tungkol dito. Seryosong nakikinig si Baldo sa kwento ni Erica at hindi niya naiwasan na makaramdam ng awa para sa dating kaklase. Napatigil lang sila sa pag-uusap nang marinig nilang lumabas na mula sa kwarto sina Erwin at Judy. Kaagad na tumayo si Erica at tiningnan ng seryoso ang matalik na kaibigan. Nahihiya naman at hindi makatingin ng diretso si Judy kay Erica. Sumabay si Baldo sa kotse ni Erwin pauwi. Si Baldo lang naman kasi ang walang dalang kotse ng gabing iyon, kaya nakiusap na lang siya kay Erwin na kung pwede ay maihatid na muna siya nito sa bahay ng kanyang pinsan kung saan siya nakikituloy. "Erwin, nakita namin ni Erica yung ginagawa niyo ni Judy dun sa kwarto. Ikaw talaga, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago." Bahagyang tumawa naman si Erwin na kasalukuyang nagmamaneho. "Bakit ba? Lasing kami. Hindi namin napigilan ang bugso ng damdamin at katawan namin. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siya at sinabi rin niya na gusto niya ako. Wala namang masama dun, di ba?" Napapailing na lang si Baldo. "Kilala kita, Erwin. Kababata natin si Judy. Paano kung masaktan siya?" Seryoso namang sumagot si Erwin. "Wala naman akong planong saktan siya eh. Yung pag-amin ko sa kanya, hindi yun dala ng kalasingan. Teka nga, bakit mo ba ako sinesermonan dyan? Ikaw nga eh, mukhang nagkakamabutihan kayo ni Erica kanina. Ano, bakit hindi kayo humanap ng pwesto eh di sana nakaisa ka na rin kay Erica? Marami naman bakanting kwarto dun kanina ah." Marahang binatukan ni Baldo si Erwin sa ulo habang natatawa. "Pwede ba? Hindi naman ako katulad mo. At lalong hindi ganong klase ng babae si Erica.
Nirerespeto ko siya. Doon ay tumawa rin si Erwin. Sinasabi mo lang yan. Maganda si Erica. Kahit pa na may anak na siya. Baka kapag nag-alis ng damit yun sa harapan mo, ewan ko na lang kung umirap kayang sinasabi mong respeto. Sumagot naman si Baldo. Bahala ka na nga kung anong gusto mong isipin. Hindi pa doon tumigil si Erwin. Hoy Baldo, akala mo ba nakalimutan na namin na niligawan mo noon si Erica? Bakit hindi mo siya ligawan ulit? Total naman, hiwalay na sila ng dati niyang asawa. Napapailing na lang si Baldo at hindi na sumagot pa sa mga sinabi ni Erwin. Aminado rin naman talaga si Baldo na matindi ang pagkagusto niya noon kay Erica. Minsan pa nga siyang naglakas ng loob na umamin dito at manligaw. Pero ng panahon na yon ay iba ang gusto ng dalaga. Sinabi ni Erica na kaibigan lang ang tingin niya kay Baldo. Kahit pa na bata pa siya noong panahon na yon ay labis siyang nasaktan sa sinabi ng dalaga. At ngayon nga na mga nasa 30 anyos na sila, ay alam ni Baldo na may parte pa rin sa kanyang puso si Erica. Pero wala siyang lakas ng loob na muli itong ligawan dahil na rin sa estado ng kanyang buhay. Para kay Baldo ay wala siyang mukhang maihaharap dito. Hindi kasi nakatapos ng pag-aaral si Baldo at nagtatrabaho siya bilang isang all-around technician sa isang kumpanya sa Caloocan. Hindi kalakihan ang kanyang kinikita, hindi tulad ni Erica na isang accountant at ang iba pa nilang kaklase ay tagumpay sa kani-kanilang mga karerang tinahak. Bukod doon, 2 buwan pa lang ang nakakalipas ay isa pa siya sa mga tinanggal sa trabaho kaya bumalik na lamang siya sa Cavite. Doon ay tumutulong na lang siya sa isang talyer na pag-aari ng kanyang pinsan. Ganun lang ang buhay ni Baldo. Kaya nga doon sa reunion ay hindi niya maiwasan na manliit sa kanyang mga kasama na naging matagumpay sa buhay. Pakiramdam niya ay siya ang pinakakulelat sa kanilang magkakaibigan. Alas 11 na ng gabi nang makauwi si Erica sa kanilang bahay. Naabutan niyang gising pa ang kanyang anak na si Carlo na binabantayan naman ng kapatid ni Erica na si Wena. Ito ang madalas na nag-aalaga kay Carlo kapag napasok si Erica sa trabaho. Ilang kanto lang din naman kasi ang layo ng bahay ng pamilya ni Erica mula sa bahay na nabili niya para sa kanilang mag-ina. Pasensya ka na, Wena, ha. Hinatid ko pa kasi si Judy sa bahay nila kaya medyo natagalan ako. Ngumiti lang naman si Wena hanggang sa nagsalita ang batang si Carlo. Mama, akala ko sinundo mo na si Papa. Natigilan si Erica sa sinabi ng bata at napatingin siya kay Wena. Napabuntong hininga na lang si Wena. Nang hinatid ni Erica si Wena sa gate ng bahay ay kinausap pa siya nito tungkol nga sa kanyang anak. Ate Erica, sa totoo lang, madalas na rin akong tinatanong ni Carlo tungkol sa papa niya. Lagi siyang nagtatanong kung meron daw ba talaga siyang tatay. Sumagot naman si Erica. Nasabi ko kasi kay Carlo na malapit nang bumalik ang papa niya at makikilala na niya ito. Seryosong tumingin si Wena sa kanyang ate. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya ang totoo? Na umalis na ang papa niya at iniwan na kayo. Umalma naman si Erica. Ano ka ba naman, Wena? Ang bata pa ni Carlo para sabihin ko sa kanya ang bagay na yun. At saka, paano nga kung bumalik talaga si Andre para sa amin ni Carlo? Napailing na lang si Wena. Ate Erica, hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na babalik si Kuya Andre? 5 taon na ang nakalipas sa ate. Tigilan mo na yan. Napabuntong hininga si Erica. Nang makaalis si Wena ay sobra rin siyang napaisip sa sinabi nito. Aminado si Erica sa kanyang sarili na wala nang natirang pagmamahal sa kanyang puso para sa dating asawa. Pero patuloy pa rin siyang umaasa na babalik ito at mabubuo sila bilang isang pamilya. Hangad niya yon hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niyang si Carlo. Maagang gumising si Baldo para buksan ang talyer ng kanyang pinsan na si Archie. Sa isang upuan na nasa bandang harapan niyon, ay nakaupo lang si Baldo at humihigop ng mainit na kape. Dumaan sa harapan niya ang 2 babae na magpupunta sa bakery na malapit lang din doon sa talyer. Hi Baldo, maaga ka yatang gumising ngayon na. Ngumiti lang naman si Baldo sa 2 babae na dumaan. Sakto ay nasa likuran na pala niya ang pinsan niyang si Archie. Ibang klase ka talaga Baldo. Madalas sinusupladahan kami niyang sinamika. Samantalang ikaw,
Nagkakape lang pero sila pa ang pumapansin sa'yo. Marahang binato ni Baldo ng kung ano si Archie dahil sa pang-aasar ng kanyang pinsan. Normal na ang mga ganong eksena sa buhay ni Baldo. Marami nga talaga ang babaeng humahanga dito kahit pa nga na hindi maganda ang kanyang buhay. Magandang lalaki si Baldo at may matipunong pangangatawan. Sa edad 30 ay mas lalo pa ngang lumabas ang matindi nitong kagwapuhan. Bukod doon ay nandoon rin ang pagiging mabait niya kung kaya't hindi nawawala ang respeto sa kanya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Pero sa puntong iyon ay wala pa rin siyang asawa. Nagkaroon naman siya ng tatlong karelasyon habang nagtatrabaho sa Maynila. Pero hindi rin nagtagal ang mga ito. Sa kasalukuyan ay wala sa isip ni Baldo ang buhay pag-ibig dahil isa lang naman ang babae na hanggang ngayon ay kanyang nagugustuhan. At para sa binata ay wala siyang pag-asa sa babaeng yon hanggang sa nahagip ng mga mata ni Archie ang babaeng nasa isipan ni Baldo. Baldo, tingnan mo, si Erica yun, di ba? Yung crush mo noon? Sa paglingon ni Baldo ay nakita niya nga si Erica na bumaba sa kotse at tila may hinahanap. Nilapitan rin naman ito ni Baldo at ni Archie. Baldo, ikaw pala. Diyan ka pala napasok sa talyer nila, Archie? Kilala ni Erica si Archie dahil kabatch din nila ito noong high school. Tinanong naman ni Baldo si Erica sa pagpunta nito doon. Sumagot naman si Erica. Pupuntahan ko kasi sana yung shop nila Mang Andoy. Kaso sarado pala sila. May tumatagas kasi na tubig dun sa kusina namin. Ipapaayos ko sana. Tumango naman si Baldo. Ganun ba? Kung gusto mo, kami na lang ang magsasabi kay Mang Andoy kapag nagbukas na siya. Ibigay mo na lang sa amin yung address nyo para mapuntahan ka niya. Napaisip naman si Erica hanggang sa magsalita si Archie. Erica, alam ko na. Bakit hindi na lang itong si Baldo ang mag-ayos ng tumatagas doon sa kusina nyo? Hindi mo natatanong eh. Magaling na tubero itong si Baldo. Nakangiti na napatingin si Erica sa binata. Totoo ba, Baldo? Marunong kang mag-ayos ng tubo? Napakamot pa sa ulo si Baldo dahil sa hiya. Medyo. Naging trabaho ko din kasi yun doon sa Maynila. Muling nagsalita si Archie. Erica, ang mabuti pa. Ibigay mo na lang sa amin ang exact address nyo tapos pupuntahan nilang ni Baldo mamayang hapon. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Erica. O sige, walang problema. Diyan lang naman kami nakatira sa Puro 4. Salamat, Baldo, ha. Ihintayin kita sa bahay. Nang makaalis si Erica ay sinundan pa ito ng tingin ng magpinsan. Ikaw talaga, insan. Bakit mo naman sinabi yun kay Erica? Nakakahiya. Baka mag-expect siya na maaayos ko talaga yung tagas sa kusina nila. Bahagyang tumawa naman si Archie. Insan, magagawa mo naman talaga yun eh. Isa yun sa naging trabaho mo, diba? At saka, malay mo, ito na yung pagkakataon para sa inyo ni Erica. Balita ko pa naman, mag-isa lang siyang nakatira dun sa bahay niya. Umirap naman si Baldo. Loko ka talaga. Kasama niya dun yung anak niya. Tara na nga sa loob. At lumakad na nga sila pabalik sa loob ng talyer. Pagdating ng hapon ay nagpunta nga si Baldo doon sa bahay nila Erica. Labis naman na natuwa si Erica sa pagdating ng binata. Sa pagpasok pa lang ni Baldo sa gate ay naamoy na niya ang mabangong halimuyak ni Erica. Saglit pa siyang natigilan nang makita ito. Nakasuot lang ito ng maiksing shorts at manipis na sando na talaga nga namang nagpalabas ng magandang hubog ng katawan at nakakaakit na kagandahan. Sunod na narinig ni Baldo ay ang pagtawa ni Erica. Hoy Baldo, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka sumasagot dyan? Doon ay agad din na humingi ng pasensya si Baldo. Maging siya ay nainis sa kanyang sarili dahil nga sa natulala siya nang makita ang babaeng matagal na niyang nagugustuhan. Sa pagpasok nila sa bahay ay labis na namangha si Baldo sa ganda nito. Doon ay lalo pa niyang nasabi na talagang successful sa buhay si Erica. Halos ang lahat ng gamit na naroon sa bahay ay puro mamahalin. Dumiretso sila sa kusina habang kinakausap niya ito. Huwag kang mahiya, Baldo, ha? Wala naman akong ibang kasama dito. Humarap pa si Erica sa binata at ngumiti. Nasa eskwelahan kasi ang anak ko. Tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. Lumalim ang paghinga ni Baldo sa kanyang narinig.
tayong dalawa lang? Tumango naman si Erica at saglit na kumuha ng tubig na nandoon lang din sa kusina. Tila may kakaibang bagay na pumasok sa isipan ng binata. Katulad iyon ng sinabi ng pinsan niyang si Archie. Malayo na ang natakbo ng isip ni Baldo habang nakatingin kay Erica na umiinom ng tubig, pero agad din siyang natauhan. Umiling siya at sinabi sa sarili na hindi yon ang pakay niya sa pagpunta niya doon. Nandoon siya para tulungan si Erica sa problema nito sa sirang tubo sa kusina. Matapos i-check ni Baldo ang tumatagas na tubig sa lababo, ay magkasama sila ni Erica nagpunta sa hardware para bumili ng ilang gamit. Nasabi ni Baldo na kailangan na rin kasing palitan ang tubo na nasa ilalim dahil nga sa lumang luma na ito. Sa pagbalik nila sa bahay ay agad na sinimulan ni Baldo ang pagkukumpuni doon sa kusina. Si Erica naman ay nasa kabilang dako ng kusina at gumagawa siya ng merienda para sa binata. Gumawa siya ng sandwich at nagtimpla na rin ng juice. Matapos niyon ay lumakad na nga siya para dalhin ito kay Baldo. Saglit na napatigil si Erica nang makita niya ang binata na abala sa ginagawa nito. Wala na kasi itong suot na pangitaas na damit at medyo pawisan pa ito. Doon ay kita ng mga mata ni Erica ang magandang pangangatawa ng dating kaklase. Napatingin si Baldo kay Erica at ngumiti siya dito. Saglit naman na tumigil sa pagtatrabaho ang binata at nagpunas ng kanyang pawis. Pasensya na Erica, nag-alis na ako ng shirt ko. Medyo mainit kasi. Tumango naman si Erica. Walang problema, magmeryenda ka na muna. Napangiti naman si Baldo. Nagpahinga na muna ito at sabay silang nagmeryenda ni Erica. Matapos ang halos 2 oras na pagkukumpuni ni Baldo sa kusina ng bahay ni Erica, ay sa wakas natapos din siya dito. Saglit siyang naghintay kay Erica doon sa kusina. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagpupunta doon. Kaya naisipan ni Baldo na magpunta sa sala. Nagbabaka sakali siya na doon ay makita niya si Erica. Pero wala rin ito doon hanggang sa nakarinig si Baldo ng tila ragasan ng tubig. Sinundan iyon ng binata para hanapin si Erica hanggang sa nakarating siya sa isang kwarto. Erica, nandyan ka ba? Sambit ni Baldo na patuloy sa paghahanap. Doon sa kwarto ay nakita niya ang isang pinto na gawa sa salamin. Ito ay ang pinto ng banyo. Malabo ito pero alam niyang nandoon si Erica na kasalukuyang naliligo. Bago pa siya makita doon ni Erica ay minabuti niyang lumabas na sa kwarto. Pero naging huli na ang lahat para kay Baldo dahil bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon si Erica nang nakatapis lang ng tuwalya. Maging si Erica ay nagulat nang makita niya doon ang binata. Wala pang pangitaas na damit si Baldo ng mga oras na yon. Baldo, anong ginagawa mo dito? Natataranta naman na sumagot ang binata. Pasensya na Erica, natapos ko na kasing ayusin yung tubo doon sa kusina. Tumango naman si Erica. Ganun ba? Sandali lang, kukuha lang ako ng pambayad. Lumakad si Erica papunta sa cabinet pero umalma naman ang binata. Erica, hindi na kailangan. Nagkusa naman ako na ayusin yun. Hindi ako tatanggap ng bayad. Umalma din naman si Erica. Pero Baldo, nakakahiya naman dahil nakaistorbo pa ako sa'yo. Pero nagpumilit pa rin si Baldo na wag nang magbayad si Erica. Hanggang sa hindi sinasadya na bahagyang mahulog ang tapis na tuwalya ni Erica. Agad niya itong inangat at inayos tapos ay napatingin siya kay Baldo. Maging si Baldo ay natigilan sa nangyari. Napaiwas na lang ng tingin si Erica dahil sa kahihiyan. Pasensya na Baldo. Hindi naman nawala ang seryosong tingin ni Baldo kay Erica. Huminga ng malalim si Baldo hanggang sa bigla na lamang niyang hinatak ang tapis ni Erica at hinagis ito sa lapag. Sobrang natigilan si Erica sa ginawa nito. Pero wala siyang naipakitang reaksyon. Pinagmasdan ni Baldo si Erica at lumapit siya dito at agad itong hinalikan sa labi. Doon ay labis ang pagkagulat ni Erica sa pangyayari pero tila hindi niya nagawang pumalag. Tila ba isang kuryente ang bumalot sa kanyang katawan at hinayaan niya si Baldo sa ginagawa nito. Napapikit si Erica at naramdaman na lang niya nang buhatin siya ni Baldo papunta sa kama habang patuloy na magkalapat ang kanilang mga labi.
hindi maintindihan ni Erica ang nangyayari sa kanya at tuluyan siyang nagpaubaya sa binata. At sa hapon na yon ay naganap ang isang mainit na tagpo sa pagitan ng magkaibigan. Parehong hinihingal sina Erica at Baldo matapos ang mainit na kaganapan. Napatingin si Baldo kay Erica at doon ay tahimik lang ito. Tila bigla na lamang natauhan si Erica sa nangyari. Agad siyang tumayo at nagbihis, tapos ay nagmamadali siyang lumabas sa kwarto. Mabilis din na sinuot ni Baldo ang kanyang mga damit para sundan si Erica. "Erica, sandali lang. Anong problema?" Naiiyak naman si Erica dahil sa sobrang inis niya sa kanyang sarili. "Baldo, hindi dapat nangyari ang bagay na yun." Napatigil naman si Baldo. "Pasensya na, Erica. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko gusto na bastusin ka. Pero Erica, ginawa ko yun kasi gusto kita. Mula nung high school tayo, hindi na walang pagkagusto ko sa'yo." Doon ay si Erica naman ang natigilan sa kanyang narinig. "Pero Baldo, alam mong pamilyado na akong tao." Nagbuntong hininga naman si Baldo. "Alam ko naman yun, Erica eh." Napaiwas ng tingin si Erica. "Baldo, pasensya ka na. Alam kong nasaktan na kita nung binasted kita nung high school tayo. At sa pagkakataon na ito, kailangan kong gawin ulit ang bagay na yun. Kahit naman kasi na iniwan na ako ng asawa ko, umaasa pa rin ako na babalik siya. Umaasa pa rin ako na mabubuo ang pamilya namin. At hindi ako titigil na umasa sa bagay na yun." Bahagyang napayuko si Baldo at tumango siya. "Ayos lang, Erica. Naiintindihan ko. Handa naman akong tumigil at hindi na umasa kung iba talaga ang nakakapagpasaya sa'yo. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. Aalis na ako." Malungkot na lumakad si Baldo para umalis, pero hindi pa man siya nakakalayo ay bigla na lamang bumukas ang gate ng bahay. Saktong dumating doon ang anak ni Erica na si Carlo na galing sa eskwelahan. Kasama nito ang kapatid ni Erica na si Wena. Naningkit ang mga mata ng batang lalaki habang nakatingin kay Baldo. "Papa? Papa ko!" Tumakbo si Carlo at agad na yumakap kay Baldo. Sobrang natigilan naman ang binata sa ginawa ng batang lalaki. Agad naman na lumapit doon si Erica. "Carlo, ano ka ba naman? Hindi si Baldo ang papa mo." Hanggang sa umiyak na ang bata nang hatakin ito ni Erica. Napatingin naman si Baldo sa kanya. Nagbuntong hininga si Erica. "Pasensya ka na sa anak ko, Baldo." Matipid lang nang umiti si Baldo at agad na rin siyang lumakad paalis. Gabi na ay patuloy pa rin na umiiyak at nagmamaktol ang anak ni Erica na si Carlo. Nandoon ito sa sala at pilit na pinapatahan ni Erica nang sa gayon ay makapaghapunan na ito. Maging ang kapatid ni Erica na si Wena ay hindi makauwi at hindi na rin alam ang gagawin dahil sa patuloy na pag-iyak ng batang lalaki. "Mama, bakit mo pinaalis si Papa?" Nagbuntong hininga si Erica at kinausap ng masinsinan ang kanyang anak. "Carlo, hindi yun ang papa mo. Siya si Tito Baldo. Kaibigan siya ni Mama noon. Ang papa mo, hindi pa rin umuuwi." Hindi naman magawang maniwala ng bata. Para sa kanya, ang lalaking nakita niya kanina ay ang kanyang ama. "Mama, siya si Papa." Wala nang nagawa pa si Erica. Sa huli ay napagod na lang din si Carlo sa kakaiyak at nakatulog na doon sa sofa sa sala. Binuhat naman na ito ni Erica at dinala sa kwarto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Erica habang pinagmamasdan ang natutulog niyang anak. Doon ay muling nanaig sa kanya ang galit para sa ama ng kanyang anak. Sobra kasi siyang naaawa kay Carlo. Noon pa man ay palagi na siyang tinatanong nito kung nasaan nga ba ang kanyang ama. Pero palagi na lang sinasabi ni Erica na nagtatrabaho ito sa malayong lugar. Kahit pa nga na ang totoo, ay tuluyan na sila nitong iniwan. Pero sa kabila niyon ay umaasa pa rin siya na mabubuo ang kanilang pamilya. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Erica ang tulog na si Carlo ay pumasok doon si Wena, dala ang ibang gamit ng batang lalaki. Napatingin si Erica sa kanyang kapatid at matipid itong ngumiti sa kanya. "Ate, bakit hindi mo nalang aminin kay Carlo ang totoo?
na hindi na babalik ang tatay niya. Sumagot naman si Erica. Wena, hindi naman yun ganun kadali. Nakita mo naman yung iyak niya kanina, di ba? Sa tingin mo, magiging madali yun para kay Carlo na tanggapin? Naupo naman na si Wena. Pero ate, lalong magiging mahirap yan kapag nagtagal. Naisip ko nga eh, bakit hindi ka nalang mag-asawa ulit? Nang sa gayon, may tumayo ng ama para kay Carlo. Bahagyang tumawa naman si Erica sa sinabi nito. Ano ka ba naman, Wena? Alam mo naman na wala pa akong panahon para sa ganyan. Napailing na lang si Wena. Ikaw ang bahala. Sige na ate, uuwi na muna ako sa bahay. Tumango lang si Erica at agad na ring umalis si Wena. Sinundan pa niya ito ng tingin at doon ay napaisip rin siya sa sinabi nito. Tatlong babae ang kaaalis lang sa talyer kung saan tumutulong sa pagtatrabaho si Baldo. Naging makulit ang tatlong kababaihan dahil nga sa medyo nakainom ang mga ito. Halata rin na may gusto ang mga ito kay Baldo. Niyaya pa nga si Baldo ng tatlong babae na mag-inom. Pero tumanggi dito ang binata kaya umalis na lang ang mga ito. Ikaw talaga, Baldo. Sana pinagbigyan mo na sila, Sheila. Madalas pa naman magpunta mga ngayon dito para lamang pa-cute sa'yo. Sambit ng pinsan ni Baldo na si Archie. Hindi na lang pinansin ni Baldo ang sinabi ng kanyang pinsan. Bagkos ay pinagpatuloy niya ang pagkukumpuni ng isang kotse na naroon sa talyer. Ilang segundo bago muling nagsalita si Archie. Baldo, nandiyan si Erica. Naningkit ang mga mata ni Baldo hanggang sa natigilan nga siya nang makitang dumating si Erica doon sa talyer ng kanyang pinsan. Erica, may kailangan ka ba? Seryoso naman ang mukha ni Erica. Baldo, pwede ba tayong mag-usap? Yung tayong dalawa lang sana. Napatingin si Baldo kay Archie at doon ay nakuha rin agad nito ang gustong mangyari ng kanyang pinsan. Saglit nga na lumayo si Archie at hinayaan ang dalawa na makapag-usap. Naisip na kaagad ni Baldo ang pinunta doon ni Erica kaya inunahan na niya ito. Erica, alam kong yung nangyari ang pinuntahan mo dito. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Pasensya na talaga. Ilang segundo bago sumagot si Erica. Baldo, sa totoo lang hindi yun ang pinunta ko dito. Kaya ako nandito kasi may gusto sana akong hingin na pabor sa'yo. Napatingin si Baldo kay Erica at doon ay sinimulan nga ni Erica na sabihin sa binata ang gusto nitong mangyari. Sobrang natigilan si Baldo sa sinabi nito. Ano? Gusto mong tumira ako sa bahay niyo para tumayo bilang tatay ng anak mo? Napahawak na lang si Erica sa kanyang pisngi. Ewan ko ba? Nung nakita ka ni Carlo kahapon, pilit niyang pinaniwala ang sarili niya na ikaw ang tatay niya. At hanggang sa pagising niya kanina, tinatanong ka niya sa akin. Sumagot naman si Baldo. Pero Erica, hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Hanggang sa humawak si Erica sa kamay ni Baldo. Baldo, alam kong mahirap yun para sa'yo. Pero hindi rin naman magtatagal yung pagpapanggap mo eh. Gusto ko lang maging masaya si Carlo kahit sa sandaling panahon. Yung maranasan ba niya na magkaroon siya ng isang tatay? Baldo, ikaw lang talaga ang pag-asa ko para mangyari yun. Napatingin si Baldo kay Erica at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Sa sandaling yon ay hindi na nga nagawang tumanggi ni Baldo. Kahit pa na mahirap ay ginawa pa rin niya para kay Erica. Gagawin niya para lang din sa kapanatagan ng babae na kanyang nagugustuhan. Masayang naglalaro ang batang si Carlo doon sa kanilang bahay, kasama ang kanyang tita na si Wena. Sa kasagsagan ng paglalaro nito ay saktong dumating na ang kanyang nanay galing sa trabaho. Labis naman ang tuwa ng 5 taong gulang na batang lalaki sa pagdating ni Erica. Mama, may pasalubong ka po sa akin? Sambit ni Carlo na agad na yumakap sa kanyang mama. Ngumiti naman si Erica. Aba syempre naman, makakalimutan ko ba naman ang paborito ng anak ko? Nang ibigay ni Erica ang burger na pasalubong niya sa bata, ay mas lalo pa nga itong natuwa. Naupo si Erica at masinsinang kinausap si Carlo habang kinakain na nito ang burger. Carlo anak, merong kasama si mama. Alam kong matutuwa ka.
Napaisip naman ang batang lalaki sa sinabi ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay pumasok na rin sa loob ng bahay si Baldo. Ilang segundo pa na natigilan si Carlo at agad na tumakbo palapit kay Baldo. Papa ko! Hindi naman alam ni Baldo ang kanyang magiging reaksyon nang yumakap sa kanya ang anak ni Erica. Napatingin pa saglit kay Erica ang binata. At matipid lang itong ngumiti sa kanya. Carlo, siya ang Papa Baldo mo. Mula ngayon, makakasama na natin siya dito sa bahay. Lalo pa ngang natuwa si Carlo sa kanyang narinig. Habang si Baldo ay unti-unti ay napangiti na lang din sa mainit na pagtanggap sa kanya ng batang lalaki. Natuloy nga ang pagpapanggap nila Erica at Baldo sa mata ng batang si Carlo. Ang buong akala naman ng batang lalaki ay si Baldo na nga talaga ang totoo niyang ama. Kahit pa na isa lang itong malaking kasinungalingan, ay masaya si Erica na makitang malaki ang ngiti ng kanyang anak ng gabing iyon. Samantalang si Baldo naman ay tila unti-unti na ring sinasanay ang kanyang pagiging instant daddy. Hanggang doon sa kwarto ay ayaw mawalay sa kanya ni Carlo. Maraming kinuwento si Carlo kay Baldo tungkol sa kanyang buhay at doon ay handa naman ang binata na makinig sa lahat ng kwento ng ituturing niyang anak. Nakangiti naman si Erica na pumasok doon sa kwarto nila ng kanyang anak. Saglit pa silang nagkatinginan ni Baldo at pareho silang ngumiti sa isa't isa. Carlo, tama na yung pagkikwento kay Papa Baldo mo. It's time to sleep na. Napatigil pa si Baldo nang yumakap sa kanya ang bata at humalik sa kanyang pisngi. Good night po, Papa Baldo. Mabilis din naman na nakatulog ang batang lalaki. Nagsalita naman na si Erica. Baldo, nailagay ko na ang gamit mo dun sa kabilang kwarto. Siguro, magpahinga ka na rin muna. Ngumiti lang si Baldo at sinamahan na nga siya ni Erica sa kwarto na tutuloyan nito doon sa kanilang bahay. Erica, maganda itong kwarto ah. Nakakahiya tuloy. Kung tutuusin, pwede naman ako matulog doon sa sala. Matipid na ngumiti si Erica. Huwag mo nang isipin yun, Baldo. Sa totoo lang, ako nga ang nanghihiya sa iyo eh. Dahil dito sa pagpayag mo sa pabor ko. Baldo, maraming salamat ha. Nakita ko na masaya talaga si Carlo na makasama ka dito sa bahay. Alam kong naninibago ka pa, pero sana mabilis kang masanay sa anak ko. Bahagyang tumawa naman si Baldo. Sa nakikita ko, mukhang mabait na bata naman si Carlo eh. Aminado ako na naninibago pa ako, pero huwag kang mag-alala. Sasanayin ko na rin kagad ang sarili ko na maging tatay sa anak mo. Napangiti naman si Erica at doon ay nagpaalam na siya sa binata. Bumalik na rin siya agad sa kwarto kung saan sila natutulog ng anak niyang si Carlo. Bago pa matulog si Baldo ay mas naisip niya pa ang mga ngiti na nakita niya kay Erica. Doon ay labis ang galak sa kanyang pagkatao na sa kanyang sakripisyo ay napapasaya niya ang babae na matagal nang may puwang sa kanyang puso. Kinabukasan ay tila malaki ang pagbabago doon sa bahay nila Erica. Sabay-sabay silang nag-almusal ng kanyang anak, pati na rin ang kasalukuyang tumatayong ama nito na si Baldo. Makikita doon ang malaking ngiti sa labi ng batang si Carlo. Carlo anak, sige na, you have to finish your breakfast na. Baka mahuli ka pa sa school. Sumagot naman ang bata. Mama, ihahatid mo po ako sa school? Naupo naman si Erica sa tabi nito. Carlo, malilate na kasi si mama sa trabaho. But don't worry, si Papa Baldo mo ang maghahatid sa iyo. Alam mo, may motor si Papa Baldo. Di ba gusto mong sumakay doon? Napatingin pa si Carlo sa binata. Papa Baldo, may motor ka po? Ngumiti naman at tumango si Baldo. Oo, kaya ako na ang maghahatid sa iyo sa school simula ngayon. Sobrang natuwa si Carlo sa sinabi ni Baldo na ito nga ang maghahatid sa kanya sa eskwela. Natatawa na lang si Baldo na hinaplos pa ang buhok ng batang lalaki. Napangiti din naman si Erica sa reaksyon ng kanyang batang anak. Ito kasi ang naging usapan nila. Kasama sa pagtayo ni Baldo bilang ama kay Carlo ay ang pag-aalaga niya dito. Sa araw nga na yon ay si Baldo ang sumama kay Carlo papasok sa eskwelahan. Halatang tuwang-tuwa ang bata nang makasakay ito sa motorsiklo ni Baldo.
Sa pagdating nila sa eskwelahan ay tinanong pa ng mga guard si Baldo kung kaano-ano siya ng bata. Doon ay sinabi na rin ni Baldo na siya nga ang ama nito. Sa sobrang kagalakan ni Carlo ay pinakilala niya pa si Baldo sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang ama. Matapos ang eskwela ay hindi pa kaagad umuwi ng bahay si Baldo at Carlo. Hanggang alas 3 lang kasi ang klase ng bata, kaya naisipan ni Baldo na ipasyal na muna niya si Carlo sa kung saan. Nagpunta sila sa isang mall at doon ay kumain sila. Binilhan na rin ni Baldo ng mga laruan si Carlo katulad na lang ng isang bola. Naikwento kasi ni Carlo sa binata na mahilig siyang maglaro ng bola kapag nandoon sila sa bahay ng kanyang mga batang pinsan. Noong una man ay naninibago si Baldo sa kanyang pagiging instant daddy. Pero tila sa araw na yon na halos buong araw niyang kasama ang bata, ay tila unti-unti rin siyang nasanay dito. Halata ng binata na sobrang gustong-gusto siya ng bata. At masaya naman si Baldo na makitang napapasaya niya ito. Pagka-uwi sa bahay ay ginamit na nga nila ang nabili nilang bola at sinamahan ni Baldo ang bata na maglaro ng basketball doon sa bakuran ng bahay. Kapag nahihirapan na makashoot ng bola si Carlo, ay binubuhat pa siya ni Baldo para lang maipasok sa ring ang bola. Hagik-gik naman ang tawa ng bata sa tuwing makakashoot siya ng bola. Sakto naman ay kauuwi lang din ni Erica at naabutan niya si Baldo at Carlo na naglalaro doon sa bakuran. Hindi napigilan ni Erica na mamutawi ang malaking ngiti sa kanyang labi nang makita niya ang mga ito. Mama! Papa Baldo! Nandiyan na si Mama! Sambit ng batang lalaki na agad na sinalubong ng yakap si Erica. Nako anak, basang-basa ka na ng pawis ha. Kumuha ka ng damit mo dun sa kwarto at papalitan kita ng damit. Baka ubuhin ka pa niyan. Tumakbo naman si Carlo papunta sa kwarto para sundin ang utos ng kanyang ina. Lumapit naman si Baldo kay Erica. Baldo, pasensya ka na ha. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga kay Carlo? Ngumiti naman si Baldo. Hindi naman Erica. Masaya nga siya kasama eh. Pakiramdam ko. Totoong may anak na talaga ako. Bahagyang tumawa si Erica sa sinabi ng binata at sabay silang lumakad papasok sa loob ng bahay. Erica, kumain ka na muna. May binili akong pagkain para sa iyo. Naghapunan na kasi kami ni Carlo kanina sa mall bago kami umuwi dito. Nahiya naman si Erica. Naku Baldo, hindi mo na dapat ginawa yun. Napagastos ka patuloy. Hayaan mo, idadagdag ko sa bayad ko sa iyo lahat ng nagagastos mo para sa anak ko. Napakamot sa ulo si Baldo. Erica, wag mo na munang isipin yung mga bayad na yan. Masaya din naman ako na makasama ang anak mo eh. Napangiti naman si Erica at sakto ay dumating na rin doon si Carlo, dala ang pamalit na damit nito. Agad din naman na binihisan ni Erica ang kanyang anak. Doon sa kwarto ay saglit pa na nakipagkwentuhan si Baldo kay Carlo. Nakisuyo kasi si Erica dito dahil may tatapusin lang siyang trabaho. Nandoon sa sala ng sandaling yon si Erica at nakaharap sa kanyang laptop. Papa Baldo, di ba po ikaw ang papa ko? E di ibig sabihin asawa ka po ni mama? Saglit na natigilan si Baldo sa tanong ng bata. Ako? Siguro. Parang ganun na nga siguro. Pero hindi naman kami nagpakasal ng mama mo eh. Napangiti naman ang bata. Ibig pong sabihin, ikakasal pa lang po kayo? Tila hindi naman alam ni Baldo ang kanyang isasagot. Hindi. Hindi ganun yun, Carlo. Napakunot ang noo ng bata. Bakit po? E ikaw naman po ang papa ko tapos siya ang mama ko. Bakit po hindi kayo magpapakasal? Napabuntong hininga si Baldo. Kung tutuusin, gusto ko rin naman eh. Pero syempre, nakadepende yun sa mama mo kung gusto rin niya. Napaisip pa si Baldo dahil sa mga tanong nito. Carlo, may itatanong nga si Papa Baldo sa'yo? Wala pa bang pinapakilala si mama mo sa'yo na pakakasalan niya? Umiling naman ang bata. Wala po. Di ba po, dapat ikaw ang pakasalan niya kasi ikaw ang papa ko? Hindi na nakasagot pa si Baldo pero nagkaroon ng malaking ngiti sa kanyang labi hanggang sa pumasok na nga doon si Erica sa kwarto. Carlo, time to sleep na. Magpapahinga na rin ang Papa Baldo mo. Tumingin pa si Erica sa binata. Pasensya ka na Baldo ah.
may tinapos lang akong trabaho. Pagpasensyahan mo na lang din ang kakulitan ni Carlo. Ngumiti lang naman si Baldo. Walang problema, Erica. Maiwan ko na muna kayo. Lalabas na sana sa kwarto si Baldo nang muling magsalita si Carlo. Mama, kapag nagpakasal na kayo ni Papa Baldo, pwede na po ba siyang matulog dito sa kwarto natin? Parehong natigilan si Baldo at Erica sa kanilang narinig. Hindi naman magawang tumingin ni Erica sa binata dahil sa sobrang hiya. Nang makalabas si Baldo sa pinto ay lalo pang ang lumaki ang ngiti niya. Kinausap naman ni Erica si Carlo doon sa loob ng kwarto. Anak, hindi kami magpapakasal ng Papa Baldo mo. Naging malungkot naman ang reaksyon ng bata. Pero bakit po? Di ba kayo po dapat ang mag-asawa? Nagbuntong hininga si Erica. Oo, pero kasi hindi pa pwede. Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi naman kami maging mag-asawa, makakasama pa rin natin siya dito sa bahay. At siya pa rin ang Papa Baldo mo. Muli namang napangiti ang batang lalaki sa sinabi ng kanyang nanay. Nang makatulog si Carlo ay napaisip pa si Erica. Doon ay nababahala siya sa maaaring kahinatnan ng pagpapanggap ni Baldo. Nababahala siya na baka lalong hindi na nga mabuo ang kanilang pamilya dahil sa kanilang ginagawa. Kinabukasan ay isang programa ang ginanap sa eskwelahan nila Carlo kung saan isa sa mga kakanta ang batang lalaki. Si Baldo ang nag-asikaso kay Carlo dahil pumasok sa trabaho ng araw na yon si Erica. Pero nangako naman si Erica na susunod pa rin ito doon sa eskwelahan bago pa man makapag-perform ang kanyang anak. Papa Baldo, pupunta po ba si Mama? Mapapanood niya po ba yung kanta ko? Sumagot naman si Baldo sa tanong nito. Oo naman. Siyempre, pupunta ang Mama Erica mo. Siguradong papunta na rin yun dito. Kasalukuyan pang inaayos ni Baldo ang damit ng bata. Hanggang sa tinawag na si Carlo ng kanyang guro para doon na nga mag-ayos sa backstage. Sinabi naman ni Baldo na doon na siya tutungo sa harapan kung nasaan ang mga manonood. Minuto na lang ang hinihintay ay magsisimula na ang performance ng section na kinabibilangan ni Carlo. Kaya minabuti na ni Baldo na tawagan si Erica. Nakailang tawag na ang binata pero hindi pa rin ito sumasagot. Hanggang sa nagsimula na nga ang performance ni Carlo. Wala naman nang nagawa pa si Baldo kundi ang manood na mag-isa at ipakita kay Carlo na buo ang suporta niya para dito. Habang kumakanta si Carlo sa stage ay halata ang lungkot sa mukha nito na hinahanap ang presensya ng kanyang ina. Buong programa ay hindi na nga nakadalo doon si Erica. Malakas ang palakpak ni Baldo nang tawagin pa ang section nila Carlo na isa sa mga nanalo sa araw na yon. Nang matapos ang programa ay masayang sinalubong ni Baldo ang anak ni Erica. Carlo, congratulations! Ang galing-galing mo kanina. Tila hindi nagkaroon ng ngiti sa mukha ng bata. Papa Baldo, bakit po hindi nagpunta si Mama? Saglit na natigilan si Baldo at hindi alam ang isasagot. Hanggang sa nakita na lang niya na tumulo ang luha ni Carlo, agad naman itong pinahid ni Baldo. Carlo, huwag ka na umiyak. Baka busy lang ang Mama Erica mo. Nandito naman si Papa Baldo, di ba? Pero doon ay hindi rin agad napatahan ni Baldo ang batang lalaki hanggang sa makalabas nga sila sa eskwelahan. Alas 5 na ng hapon ay abala pa rin si Erica na tinatapos ang kanyang trabaho doon sa kanilang opisina. Halos hindi na siya magkanda-ugaga dahil kailangan ito ng boss niya sa araw na yon. Hanggang sa isa niyang katrabaho ang lumapit sa kanya. Erica, nandyan sa lobby yung anak mo. Hinahanap ka. Napatigil si Erica at agad ring tumayo para magpunta sa lobby. Doon ay nakita niya nga si Carlo na kasama ni Baldo. Tuwang-tuwa naman ang batang lalaki nang makita niya ang kanyang ina. Wala nang nagawa si Erica ng mga oras na yon. Kinausap niya na lang ang kanyang boss at nakiusap na kung pwede ay bukas na lang niya tapusin ang kanyang ginagawa. Pumayag din naman ang kanyang boss sa pakiusap nito. Doon sa kotse ay tahimik lang si Erica habang nagmamaneho. Nakatulog naman na sa balikat ni Baldo si Carlo dahil na rin sa sobrang pagod. Erica, sayang at hindi mo napanood ang performance ni Carlo. Magaling siya. Nanalo pa nga sila eh. Hindi naman sumagot si Erica. Doon lang nahalata ni Baldo na tila hindi natutuwa ang ina ng bata.
hanggang sa makauwi sila sa bahay ay hindi ito umiimik. Nang ihiga ni Baldo si Carlo sa kwarto ay hinarap naman na niya si Erica. Lalabas na sana ito sa kwarto pero nahawakan niya ito sa braso. Erica, sandali lang. Napansin ko lang na wala ka sa mood mula pa kanina na sinundo ka namin. Ano bang problema? Sumagot naman si Erica. Baldo, alam mo naman na may trabaho ako. Nakakahiya sa boss ko. Bakit mo naman dinala doon si Carlo? Ilang segundo pa bago nakasagot ang binata. Pasensya na, Erica. Tuloy-tuloy na kasi ang pag-iyak ni Carlo. Napailing naman si Erica. Baldo, tatlong linggo mo nang nakakasama ang anak ko. Alam mo na kung paano mo makukuha ang kiliti niya. Sana nagpunta kayo sa mall o kaya kumain kayo sa labas. Sumagot naman si Baldo. Yun naman talaga ang plano ko. Pero iba yung iyak niya kanina. Ikaw ang hinahanap niya. Napairap naman si Erica. Hindi ko natapos ang trabaho ko, Baldo. Kaya ka nga nandyan, diba? Para tumayo bilang ama ni Carlo. Nakakit na sa trabaho ako. Alam kong may tatay na nag-aalaga sa kanya. Lumakad pa si Erica at nilapag ang kanyang mga gamit sa mesa. Nilapitan naman siya ni Baldo. Erica, sandali lang. Alam kong may dapat akong gampanan kay Carlo dahil ako ang tumatayo niyang ama. Pero hindi ibig sabihin nun na ititigil ka na rin sa pagiging nanay sa kanya. Mula nang tumira ako dito, napansin ko na puro trabaho lang ang inaasikaso mo. Alam kong mahalaga yan sa'yo. Oo, Erica. Wala akong karapatan na diktahan ka dahil hindi mo naman ako asawa. Pero sana, bigyan mo naman ng oras si Carlo. Bigyan mo naman ng oras yung anak mo. Sa paglingon ni Erica sa binata ay lumakad na rin ito palabas ng kwarto. Halata niyang nagalit ito. Sa halos isang buwan na paninirahan ni Baldo doon sa kanilang bahay, ay doon niya lamang ito nakitang nagalit. Pero bukod doon ay tila tinamaan si Erica sa mga salitang binitiwan ng binata. Nang maupo siya sa kama ay pinagmasdan niya si Carlo. Doon niya naisip na marahil ay tama si Baldo. Puro na lang siya trabaho at minsan na lang mabigyan ng oras ang kanyang anak. Gustong bumawi ni Erica sa mga sandali na hindi niya nabibigyan ng oras ang kanyang anak. Kaya nang sumunod na araw ay naisipan niya na magpunta sila sa isang beach resort. Naisip lang kasi ni Erica na maganda na rin yon para panandalian na mawala ang kanyang stress sa trabaho. Habang nag-iihaw si Baldo ng isda ay malaki ang kanyang ngiti habang pinapanood ang mag-ina na sina Erica at Carlo. Nandoon ang mga ito sa dagat at naliligo. Tila doon lang din kasi nakita ni Baldo ang masayang bonding ng mag-ina. Hanggang sa lumapit sa kanya ang kapatid ni Erica na si Wena. Kuya Baldo, maligo ka na rin doon. Ako na ang tatapos niyang iniihaw mo. Ngumiti naman dito si Baldo. Hindi na, Wena. Ako nang bahala dito. Tumango naman ang dalaga. Ikaw ang bahala. Sige, ako na lang muna ang maliligo doon. Nang magpunta si Wena sa tubig ay nakisali na rin siya sa pakikipaglaro kay Carlo. Umahon naman na si Erica. Hindi na iwasan ni Baldo ang mapatitig kay Erica na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot lang kasi ito ng two-piece na swimsuit. Doon ay pumasok sa kanyang isipan ang mga sandali na hindi sinasadyang may naganap sa kanila. Huli na ng mapagtanto ni Baldo na nasa harapan na pala niya si Erica at kinakausap siya nito. Baldo, okay ka lang ba? Bakit hindi ka sumasagot dyan? Natatawa pa si Erica sa pagiging tulala nito. Ha? Oo naman, okay lang ako. Pasensya na. Naupo si Erica sa isang bakanteng upuan. Inabot naman sa kanya ni Baldo ang isang isda na bagong luto at nakatusok pa sa stick tapos ay tumabi na rin siya kay Erica. Mukhang enjoy na enjoy si Carlo sa pagpunta natin dito, ha. Ano pa lang naisipan mo at bigla tayong nag-outing ngayon? Ngumiti naman si Erica. Wala lang. Gusto ko lang din talagang lumayo. Isa pa, naisip ko na tama ang sinabi mo. Nawawala na nga ako ng oras sa anak ko nang dahil sa trabaho. Matipid na ngumiti si Baldo. Pasensya ka na sa nasabi ko nung gabing yun, ha. Kapakanan lang din naman ni Carlo ang naiisip ko kung bakit sinama ko siya doon sa opisina nyo. Nagbuntong hininga naman si Erica. Ayos lang. Kalimutan na din natin yun. Natuto rin naman ako, eh. Doon ay nanumbalik ang ngiti nilang pareho habang pinapanood si Carlo na masayang naliligo sa dagat kasama ang kanyang tita Wena. Erica, sa totoo lang,
ako ang maraming natutunan. Halo-halo pa lang pakiramdam ng pagiging ama, no? Nakakapagod pero masaya. Nakaka-stress pero nakakawala ng problema. May mga oras na hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa kakulitan ni Carlo. Pero sa kabilang banda, hindi ko alam kung bakit ang saya-saya ko nakasama ang anak mo. Pakiramdam ko nga, totoo ko na siyang anak eh. Humawak si Erica sa braso ng binata. Sa isang buwan na nakasama mo si Carlo, nakikita ko kasi na napamahal ka na rin sa kanya. Salamat, Baldo. Salamat kasi pinagbigyan mo ako sa pabor kong ito kahit alam kong hindi ito madali para sa'yo. Salamat kasi minahal mo si Carlo. Isang matamis na ngiti ang sinagot ni Baldo kay Erica. Sa araw na yon ay marami pang masayang kaganapan. Isa nga doon ay nang mag-island hopping sila. Sobrang saya ni Carlo na makita ang maraming isda sa isang isla na kanilang pinuntahan. At ang kasiyahan ng batang lalaki ay tila kasiyahan na rin nila Baldo at Erica. Nang makauwi sina Erica mula sa outing, ay karga ni Baldo ang batang si Carlo. Dineretso niya ito sa kwarto nilang mag-ina. Matindi ang pagod ng batang lalaki, kaya hindi na malaya ni Baldo na nakatulog na pala ito sa kanyang balikat. Hiniga niya si Carlo sa kama at napangiti na lamang si Baldo habang pinagmamasdan itong tulog. Sa mga sandaling yon ay alam ni Baldo na napamahal na rin sa kanya ang anak ni Erica. Kung minsan ay naiisip niya na kung pwede lang, ay hindi na ito malayo sa kanya. Pero alam niya sa kanyang sarili na malabong mangyari yon dahil isa lamang malaking pagpapanggap ang kanilang ginagawa. Kahit pa na hindi si Baldo ang totoong ama ni Carlo, ay tinuring na rin ito ni Baldo na parabang isang kadugo. Hinaplos ni Baldo ang pisngi ng bata habang mahimbing itong natutulog. Ilang saglit pa ay pumasok na rin doon sa kwarto si Erica. Nakatulog na pala si Carlo. Ngumiti naman si Baldo. Halatang sobrang napagod siya sa outing natin. Ilang segundo rin na pinagmasdan ni Erica si Carlo. Sige na Baldo, ako na ang bahala kay Carlo. Magpahinga ka na rin. Siguradong napagod ka rin buong araw. Ngumiti si Baldo at tumango. Babangon na sana siya nang biglang yumakap sa braso niya ang natutulog na bata. Sinubukan pa itong alisin ni Baldo, pero mas lalong humigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang braso. Napatingin ang binata kay Erica. Napakamot naman si Erica sa ulo na bahagyang natatawa. Nagsalita naman na si Baldo. Hihintayin ko na lang siguro na bitawan ni Carlo ang braso ko. Napabuntong hininga si Erica. Pero alam kong pagod ka na Baldo. Kung gusto mo, pwede ka namang matulog na lang din dito sa kwarto namin. Ilang segundo bago nakasagot si Baldo. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Ngumiti naman si Erica at tumango. Pinatay ni Erica ang ilaw. At sa kabilang side ni Carlo ay doon siya nahiga habang sa kabila naman ay si Baldo. Pinaggitnaan nila si Carlo. Madilim na sa buong kwarto pero hindi naiwasan ni Baldo at Erica na itago ang mga ngiti sa isa't isa. Sa sandaling yon kasi ay parabang isa silang buo at totoong pamilya. Sa sumunod na araw ay maagang umuwi si Erica mula sa opisina dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. Pero nang makauwi siya ay tanging si Baldo lang ang naabutan niya doon. Tinanong naman niya ito kung nasaan si Carlo at sumagot naman si Baldo. Tumawag kanina si Wena. Sinabi niya na namimiss na daw ng mama at papa mo si Carlo kaya hinatid ko na muna doon. Ihahatid na lang daw nila si Carlo mamaya dito pauwi. Tumango naman si Erica sa kanyang nalaman. Baldo, kung gusto mo, pwede ka munang umuwi doon sa talyer ng pinsan mo. Total naman wala si Carlo. Ngumiti naman si Baldo. Yun nga din sana ang plano ko. Ihintayin ko na lang siguro munang humina yung ulan. Matapos niyon ay pumasok na muna sa kwarto si Erica. Kinuha niyang pagkakataon yon para makapagpahinga habang wala doon ang kanyang anak. Hindi naman natulog si Erica bagkos ay nanood lang siya ng TV. Ilang oras lang ang nakalipas ay nagpunta siya sa kusina para kumuha na maiinom. Hanggang sa napatigil siya nang makita niyang nandoon pa rin sa sala si Baldo at nag-iinom ito ng alak mag-isa. Baldo, nandito ka pa pala. Akala ko magpupunta ka sa pinsan mo. Nahiya pa na sumagot ang binata. Oo sana, kaya lang medyo malakas ang ulan. Pasensya na Erica. Kinuha ko na pala sa ref yung natirang alak natin nung nag-outing tayo. Pasensya na rin kung nag-inom ako dito sa bahay mo.
Bahagyang tumawa si Erica at naupo sa bakanting upuan. Wala yun. Wag mo nang isipin yun. Alam ko naman na naboboard ka eh. Sino ba naman ang hindi mababagot sa ganitong kalakas na ulan? Sige nga, tagayan mo rin ako. Napangiti naman si Baldo. Sigurado ka bang iinom ka? Alam mo naman na nagagalit ang anak mo kapag nagiinom ka. Bahagyang tumawa si Erica. Wala naman siya, diba? At saka, gusto ko lang din naman na makabanding ka. Natawa na lang din si Baldo na napapailing at agad nga na tinagayan si Erica. Naging masaya ang kwentuhan ni Baldo at Erica doon sa bahay habang nag-iinom ng alak. Sa halos 2 buwan kasi doon ni Baldo, ay doon lang sila nabigyan ng pagkakataon na masolo nila ang bahay. Maraming bagay ang kinuwento ni Erica na nagpapangiti naman kay Baldo. Kadalasan ay tungkol ito sa mga pangarap ni Erica. Nasa mahigit 1 oras lang ang nakalipas ay halatang tinatamaan na silang pareho mas lalo na nga si Erica. Erica, sigurado ka bang gusto mo pang uminom? Parang nalalasing ka na yata eh. Sambit ni Baldo habang binubuksan ang isa pang bote ng alak na kabibili lang niya. Sumagot naman si Erica na halatang tinamaan na. Panaitawa na rin kasi ito habang nagkikwento sa binata. Ay naku Baldo, minsan ko lang gawin ito kaya wag mo na akong pigilan. Napapailing na lang na natatawa si Baldo at muli ngang tinagayan si Erica. Tumayo pa si Baldo at binuksan ang radyo. Isang pangsayaw na awitin ang tumugtog. Tumayo naman si Erica. Baldo, nakita mo na ba akong sumayaw? Napakunot ang noo ni Baldo hanggang sa sumayaw nga sa kanyang harapan si Erica. Natatawa na lang ang binata habang napapailing dahil sa ginagawa nito. Niyaya pa ni Erica si Baldo na magsayaw at wala na ngang nagawa pa ang binata kundi sabayan ito. Tingnan mo, ganito dapat Baldo. Lambutan mo pa yung bewang mo. Ginagaya na lang din ni Baldo ang lahat ng ginagawa ni Erica habang pareho silang tumatawa. Nang mapagod sila ay pareho nilang binagsak ang kanilang mga katawan sa sofa. Bahagyang nakasandal si Erica sa dibdib ng binata. Nang silipin niya ito ay nagtama ang kanilang mga mata. Doon ay tila naging seryoso ang tingin ni Erica. Baldo, masaya ka ba sa paninirahan mo dito sa bahay namin? Matamis nang ngumiti ang binata. Makakalata naman sa akin na masaya ako dito, di ba? Kay Carlo pa lang, sumasaya na ako. Napangiti na lang din si Erica. Baldo, sana hindi ka na mawala sa amin ni Carlo. Napatigil si Baldo sa kanyang narinig. Bakit sinasabi mo yan, Erica? Huminga ng malalim si Erica. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ko na napunan mo ang pagkukulang ng ama ni Carlo. Hindi lang sa anak ko, pati na rin sa akin. Hindi naalis ni Baldo ang mga mata niya dito. Erica, sinasabi mo lang ba yan dahil lasing ka? Tumingin ng diretso si Erica sa binata hanggang sa hinalikan niya ito sa labi. Sa una ay natigilan si Baldo pero sinabayan din niya ang halik ni Erica at mas lumalim pa nga ito ng lumalim. Naramdaman ni Erica ang kamay ni Baldo pero saglit niya itong pinigilan. Baldo, baka dumating si Nawena at Carlo. Bahagyang tumawa ang binata hanggang sa napahiyaw si Erica nang buhatin siya ni Baldo na parabang sila ay bagong kasal. Edi, doon tayo sa kwarto. Natatawang sambit ni Baldo. Patuloy din naman sa pagtawa si Erica. Nang makapasok sila sa kwarto ay hiniga siya ni Baldo sa kama at muling hinalikan. Nagpaubaya nga ng tuluyan si Erica. At doon mismo sa kwarto, sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, isang mainit na kaganapan ang namutawi sa pagitan nila Baldo at Erica. Ginawa ito ni Erica hindi lang dahil sa kalasingan, bagkos ay alam niya sa kanyang sarili na si Baldo ang kanyang kasiyahan. Sa mga sandali na sila ay magkasama, pilit niya man itanggi sa kanyang sarili, pero alam niya na nagkaroon na rin ng puwang sa kanyang puso ang binata. Matapos ang mainit na tagpo ay parehong nakatulog sina Baldo at Erica doon sa kwarto.
Mahigpit ang pagkakayakap ni Erica sa braso ni Baldo. Mahahalata ang matatamis ng ngiti na namumutawi sa kanilang mga labi habang kapiling ang isa't isa. Sa sandaling yon ay parehong nagsusumabog sa pagmamahal ang kanilang mga damdamin. Hanggang sa ginulat silang pareho ng isang malakas na katok mula sa pinto. Mama, nandyan po ba ikaw sa kwarto ni Papa Baldo? Tinig iyon ng batang si Carlo. Dali-dali na bumangon ang dalawa at natatarantang sinuot ang kanilang mga damit. Sa pagtama ng kanilang mga mata ay pareho pa silang nagpipigil ng kanilang mga tawa habang nagmamadali sa pagbibihis. Mama, Papa Baldo, sumagot naman na si Erica. Anak, sandali lang, palabas na si Mama. Bubuksan na sana ni Erica ang pinto, pero saglit na hinatak ni Baldo ang kanyang braso at mabilisang hinalikan sa labi. Doon ako sa kwarto niyo matutulog mamaya. Natawa na lang si Erica sa sinabi nito at muling naglapat ang kanilang mga labi. Muli rin namang kumatok si Carlo, kaya nahinto rin silang dalawa. Sa paglabas ni Erica sa kwarto ay sinalubong na nga siya ng kanyang anak. Carlo, nasaan ang tita Wena mo? Sumagot naman ang bata. Umuwi na po siya, Mama. Mama, diyan ka po natulog kay Papa Baldo? Nabubulol pa na sumagot si Erica. Ha? Nagkwentuhan lang kami ng Papa Baldo mo. Hindi kami natulog. Tara na sa kusina. Magluluto ako ng sopas. Diba, paborito mo yon? Tuwang-tuwa naman si Carlo at agad nga silang nagtungo sa kusina. Mula sa araw na yon ay labis ang kagalakan sa puso ng dalawang taong nagmamahalan. Hindi na nila ito maitatanggi sa kanilang mga sarili, lalo pat alam nila na pareho na sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Mas lalo pa ngang naging masaya ang kanilang tahanan na parabang isa silang tunay na pamilya. Carlo, paunahan tayong maubos ang sopas. Masarap ang luto ng Mama Erica mo, 'di ba? Tumango naman si Carlo na tuwang-tuwa. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan ng gabing iyon. Dahil sa mga nangyari ay marami pa nga ang nagbago sa kanilang tahanan. Silang tatlo ay sa iisang kwarto na lang natutulog. Para kay Erica ay hindi lang pagiging ama ni Carlo ang napunan ni Baldo. Napunan din nito ang init ng pagmamahal ng kanyang dating asawa. At hindi salungat dito si Baldo dahil masaya ang kanyang puso na siya na nga ang dahilan ng bawat pagngiti ng babaeng matagal nang nilalaman ng kanyang puso. Sige na Carlo, matulog ka na anak. Sambit ni Erica na katabi sa kama ang kanyang anak. Mabilis naman na pinikit ng batang lalaki ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay pumasok na rin doon sa kwarto si Baldo. Nag-alis ito ng kanyang pangitaas na damit bago nahiga sa tabi ni Erica tulad ng kanyang nakasanayan kapag siya ay natutulog. Humarap naman si Erica sa binata. Diba nasabi mo sa akin kanina na may gusto kang sabihin? Tungkol saan ba yan, Baldo? Matipid na ngumiti si Erica. Si Archie kasi, may offer daw sa akin na trabaho sa Maynila. Hindi naman ganun kalayo, di ba? Makakauwi pa rin naman ako dito kapag weekend. Sumagot naman si Erica. Pero Baldo, paano si Carlo kung dalawa tayong nagtatrabaho? Sapat naman na yung kinikita ko para sa atin, di ba? Nagbuntong hininga naman si Baldo. Erica, gusto ko lang din naman magkaroon ng pride sa sarili. Ayaw ko na parang ikaw lang ang kumikilos para mabuhay ako. Gusto ko lang na magkaroon ako ng mukhang ihaharap sa ibang tao. Hindi yung ganito na nandito lang ako sa bahay. Napaisip naman doon si Erica at yumakap pa siya sa braso ng binata. Naiintindihan kita, Baldo. Sige, kung yan talaga ang gusto mo. Basta kapag weekend, uuwi ka dito, ha? Kasi kung hindi, kami mismo ni Carlo ang magsusundo sa iyo doon sa Maynila. Napangiti naman si Baldo na humalik pa sa buhok ni Erica. Siyempre naman, hindi ko rin naman matitiis na matagal ko kayong hindi makita ni Carlo. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Erica sa sinabi ni Baldo. Mabilisang halik ang binigay ni Baldo kay Erica, tapos ay saglit niyang sinilip si Carlo. Han, baka pwede ngayong gabi. Mahimbing naman na ang tulog ni Carlo.
Natatawa naman si Erica na umiiwas sa halik ng binata. Baldo, ano ka ba? Baka magising si Carlo. Hindi pwedeng makita niya ang ginagawa natin. Tumitig ang binata sa mata ni Erica. Pwede naman natin gawin ng tahimik eh. Lalo pang natawa si Erica. Hindi nga sabi pwede dito. Hanggang sa bumangon si Baldo at hinatak niya patayo si Erica. Doon na lang tayo sa banyo. Sakto at mainit. Parang gusto kong maligo ng may kasabay. Napapailing naman si Erica pero sa huli ay sumama din siya sa binata. At doon sa banyo ay dinaos nila ang isang gawain na nagpapainit pa nga ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Isang hapon ay nagpunta si Erica sa bahay ng kanyang mga magulang. Kasama niya rin doon na nagpunta si Baldo at Carlo. Hindi na tinago pa ni Erica sa kanyang pamilya ang relasyon niya sa binata. Pinakilala niya dito si Baldo bilang kanyang kasintahan. Mainit naman ang pagtanggap kay Baldo ng pamilya ni Erica. Nakipaglaro si Carlo sa kanyang mga pinsan na naroon. Nagpunta rin kasi doon ang ibang kapatid ni Erica. Magkatabi si Baldo at Erica sa isang bench na nandoon sa hardin habang pinapanood ang mga bata na masayang naglalaro. Erica, mabait naman pala ang pamilya mo eh. Biruin mo, tinanggap nila ako kahit pa na ganito lang ako. Napatingin naman si Erica kay Baldo. Huwag mo naman masyadong minamaliit ang sarili mo, Baldo. Hindi ka basta ganyan lang. Alam mo, sobrang nagpapasalamat sa'yo sila mama. Kasi nakita nila kung gaano ka karesponsableng tao. Pero minsan naiisip ko, sana ikaw na lang ang totoong naging tatay ni Carlo, ano? Bahagyang tumawa naman si Baldo. Niligawan naman kita nung mga bata pa tayo, diba? Pero binasted mo ko. Natawa na lang din si Erica na napapailing. Hindi pa kasi ako pwedeng mag-boyfriend noon. At saka, iba rin kasi talaga ang crush ko nung mga panahon na yun. Pero ngayon na mas nakilala na kita. Sana pala, sinagot na kita noon pa, no? Matipid na ngumiti si Baldo at hinawakan ng kamay ni Erica. Kahit naman nangyari yun noon na binaliwala mo ko, hindi naman doon natapos ang pagkakataon, diba? Napatitig si Erica sa mga mata ng binata. Baldo, maraming salamat sa pagdating sa buhay ko ha. Hinalikan naman ni Baldo ang kamay ni Erica. Salamat din kasi tinanggap mo ko. Hindi agad na alis ang pagkakatitig nila sa isa't isa. Matamis na ngiti ang namutawi sa kanilang pareho hanggang sa lumapit sa kanila si Carlo at pinaupo naman ito ni Baldo sa kanyang kandungan. Sa paglipas ng mga buwan na nakatira si Baldo sa bahay nila Erica ay tila naging isa na nga silang totoong pamilya. Pamilya na napupuno ng pagmamahal sa bawat isa. Hindi na natuloy sa pagtatrabaho si Baldo sa malayong lugar. Bagkos ay tumulong si Erica sa usaping pinansyal para mas mapalago pa nga ang talyer na pinapatakbo ng pinsan ni Baldo na si Archie. Kaya sa panahon na yon ay isa na si Baldo sa nagmamay-ari ng talyer. Nakita naman ni Erica ang matinding pagsisikap ni Baldo para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Masaya si Erica dahil doon lang niya ulit naramdaman na may katuwang siya sa buhay. Tuloy-tuloy na sana ang masaya nilang pagsasama hanggang sa dumating ang isang araw. Ang isang araw na hindi inaasahan ni Erica na may taong magbabalik sa kanyang nakaraan. Carlo, halika! Tulungan mo si Papa Baldo na magkuha ng mga gamit dito. Sambit ni Baldo na katatapos lang magbungkal ng lupa doon sa bakuran ng bahay. Plano kasing taniman iyon ni Erica ng mga bulaklak. Masaya ang batang si Carlo na tumulong sa kanyang Papa Baldo. Hanggang sa isang tao ang dumating. Si Carlo pa ang unang nakakita doon. Papa Baldo, kilala mo po siya? Sa paglingon ni Baldo ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa harapan ng gate. Medyo may katangkaran ito at may kaputian. Lumakad palapit si Baldo sa naturang lalaki. Pare, may maitutulong ba kami sa'yo? Ilang segundo pa bago nagsalita ang lalaking nasa harapan ng bahay. Hinahanap ko si Erica Tejano. May nakapagsabi kasi sa akin na dito daw siya nakatira sa bahay na to.
Saglit pang pinagmasdan ni Baldo ang naturang lalaki at iniisip kung bakit nito hinahanap si Erica. Pakiramdam kasi ni Baldo ay minsan na niya itong nakita. Agad din naman itong pinagbuksan ni Baldo ng gate. Dito nga nakatira si Erica. Pumasok ka muna, tatawagin ko siya. Sa pagtalikod ni Baldo ay nakita niya na nga agad si Erica na kalalabas lang ng bahay. Erica, may naghahanap sa'yo. Doon ay tila tumigil ang mundo ni Erica sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na makalipas ang mahigit 5 taon ay muli niyang makikita ang ama ni Carlo na si Andre. Andre, anong ginagawa mo dito? Carlo, halika dito. Pumasok ka muna sa loob ng bahay. Napatingin naman si Andre sa batang lalaki. Erica, siya na ba si Carlo? Hindi nakasagot si Erica hanggang sa nilapitan na lang ni Andre ang kanyang anak at mahigpit niya itong niyakap. Doon ay hindi napigilan ni Andre ang mapahagulgol sa pag-iyak habang yakap ang kanyang anak na matagal na panahon ding nawalay sa kanyang piling. Pinatuloy ni Erica ang dati niyang asawa sa kanilang tahanan. Doon ay formal niyang pinakilala kay Carlo ang totoo nitong ama. Carlo, siya si Papa Andre. Siya ang totoong papa mo. Seryoso lang na nakatingin ang batang lalaki sa totoo niyang ama. Malaki naman ang ngiti ni Andre. Carlo, may mga pasalubong sa'yo si Papa. Tingnan mo itong mga laruan pati mga damit na dala ko. Para sa'yo lahat to. At syempre, meron din sapatos. Gusto mo ba ito? Ilang segundo bago nagkaroon ng reaksyon si Carlo, ngumiti ito at tumango. Sobra naman ang kagalakan ni Andre nang makitang masayang tinanggap ng kanyang anak ang mga bigay niya para dito. Muling niyakap ni Andre si Carlo at makailang beses pa itong hinalikan sa pisngi. Napangiti na lang din si Erica na makita ang ngiti sa labi ng kanyang anak na kapiling ang totoo nitong ama. Kaagad na binuksan ni Carlo ang mga laruan na bigay ni Andre at tuwang-tuwa siya sa mga ito. Nagkatinginan sina Erica at Andre. Doon ay naglakas loob na si Andre na kausapin ang dati niyang asawa. Erica, salamat ha. Salamat kasi sa kabila ng pag-iwan ko sa inyo noon. Hinayaan mo pa rin ako makasama ang anak natin. Tumango naman si Erica. Hindi ko naman pwedeng ipagkait sa iyo si Carlo. Andre, kahit pagbalibalik na rin natin ang mundo, ikaw pa rin ang totoong ama ni Carlo. Ngumiti lang si Andre sa sinabi nito. Malaki ang pagsisisi ni Andre sa ginawa niyang paglayo sa kanyang mag-ina. Pero doon ay naisip niya na handa na siya na muling makasama ang mga ito at bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Andre, dito ka na siguro maghapunan. Magluluto ako para sa atin. Sambit ni Erica nang balikan niya sa sala si Andre na kasalukuyang nakikipaglaro sa kanilang anak. Ngumiti at tumango naman si Andre. Sa gabingang yon ay doon naghapunan si Andre sa kanilang bahay. Sabay-sabay silang kumain doon sa hapagkainan. Pero napapaisip si Erica kay Baldo dahil pakailang beses na niya itong tinawag para kumain. Pero hindi ito lumabas ng kwarto. Lingid sa kaalaman ni Erica ay sinubukan ni Baldo na lumabas ng kwarto at sumabay sa hapunan. Pero napatigil si Baldo nang makita niya ang mga ito. Nakita ni Baldo ang masayang sandali na sabay-sabay silang kumakain. Nandoon ang mga ngiti sa labi ng bawat isa. Maging si Carlo ay malaki ang ngiti na makasabay na maghapunan ang kanyang totoong mga magulang. Hindi na tinuloy ni Baldo ang paglapit sa kanila. Tumalikod ito at huminga ng malalim. Tapos ay muling tumakad pabalik sa kwarto. Si Andre naman ang natatanging nakakita sa binata ng mga oras na yon. Nang makita ni Erica na nakatingin si Andre sa kunsaan ay tinanong niya ito. Bakit Andre? May problema ba? Ilang segundo bago sumagot si Andre. Wala. Bigla lang ako may naalala. Masarap tong niluto mo ha. Hindi ko akalain na magaling ka na palang magluto ngayon. Bahagya namang tumawa si Erica sa biro ng kanyang dating asawa. Tahimik lang si Baldo sa kwarto nang pumasok doon si Erica. Baldo,
Bakit hindi ka sumabay sa amin maghapunan? Tanong ni Erica, matipid na ngumiti sa kanyang binata. Pasensya ka na Erica, busog pa kasi ako kaya hindi na ako sumabay sa hapunan. Ilang segundo bago muling nagsalita si Erica. Baldo, dito ko na muna pinatulog sa bahay si Andre. Kasama niya doon si Carlo. Sana maintindihan mo na sobrang na-miss lang talaga ni Andre ang anak namin. Tumango naman si Baldo. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko Erica. Napatigil si Erica nang makita niyang kinuha ni Baldo ang isang bag kung saan nakalagay na lahat ng kanyang mga gamit. Baldo, aalis ka? Napaiwas ng tingin ng binata. Pasensya na Erica, pero ito ang dapat kong gawin. Agad naman na lumapit si Erica dito. Pero Baldo, dumating lang naman si Andre. Hindi ibig sabihin nun na pinapaalis ka na namin. Hinawakan ni Baldo ang dalawang kamay ni Erica at tinitigan ito sa mata. Erica, hindi ko to gagawin dahil ayaw ko na. Gagawin ko to para sa inyo ni Carlo. Umalma naman si Erica. Pero Baldo, paano kami ni Carlo kung aalis ka? Saglit pang hinalikan ni Baldo ang kamay ni Erica at huminga siya ng malalim. Erica, nandyan na ang totoong ama ni Carlo. Nandyan na yung totoong mong asawa. Mabubuo na ang pamilya nyo. Diba, ito ang pangarap mo noon paman? Pangarap mo na magkasama-sama kayo. At dumating na nga ang sagot sa mga dasal mo. Buo na ang pamilya nyo, Erica. At sa palagay ko, hindi na kailangan sumiksik pa ako sa buhay nyo ni Carlo. Pumatak ang luha ni Erica. Kinuha naman na ni Baldo ang kanyang gamit at nilagay sa kanyang balikat. Tapos ay lumakad na siya palabas ng bahay. Sinundan naman siya ni Erica na lumuluha hanggang doon sa gate ng bahay. Bago pa makasakay si Baldo sa motorsiklo ay muling nagsalita si Erica. Baldo, I'm sorry. Salamat na rin sa mga sandali na nakasama ka namin. Hindi ko maitatanggi na naging masaya ako sa mga araw na yun. Naiintindihan kita. Pangarap ko nga talaga ito at sa wakas dumating na. Napakabait mo, Baldo. Kasi handa kang magsakripisyo para sa kasiyahan ng ibang tao. Maraming salamat. Matipid lang nang umiti si Baldo at tumango siya. Tapos ay agad na rin niyang pinaandar ang motorsiklo. Naiwan naman si Erica na patuloy sa pagluha. Ramdam niya ang lungkot sa kanyang puso. Pero sa kabilang banda ay alam rin niya na ito ang kailangang mangyari. Hindi para sa kanya, kundi para sa mahal niyang anak na si Carlo. Hindi naging madali para kay Erica ang mga nangyari. Nandoon ang awa na nararamdaman niya para kay Baldo. At maging siya ay aminado na nagkaroon ng puwang sa kanyang puso ang binata. Pero alam rin niya na isang pangarap ang maaaring maglaho kung susundin niya ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya sinakripisyo niya ang pagmamahal niya kay Baldo para sa kaayusan ng kanyang pamilya. Erica, dumating ka na pala. Bahagya pang nagulat si Erica nang magsalita si Andre mula sa kanyang likuran. Kauuwi lang ni Erica galing sa trabaho ng gabing yon at si Andre ang nag-alaga sa anak nilang si Carlo. Ikaw pala Andre, akala ko doon matutulog sa kondo mo si Carlo ngayon. Matipid na ngumiti si Andre. Gustuhin ko man sana pero hindi naman gusto ni Carlo. Gusto niya kasi na nandoon ka rin daw. Pero alam ko naman na hindi pwede dahil nga may trabaho ka. Napabuntong hininga si Erica. Pasensya ka na Andre. Huwag ka mag-alala. Unti-unti ring masasanay si Carlo sa iyo. Sa susunod, siguradong sasama na siya sa iyo kahit saan kahit pa wala ako. Tumango naman si Andre. Saka nga pala, natutulog na dun sa kwarto si Carlo. Napagod yata kakalaro dun kanina sa mall. Ngumiti lang si Erica. Sandali lang, pupuntahan ko lang siya saglit. Bago pa makaalis si Erica ay nahawakan siya sa braso ni Andre. Erica, sandali lang.
Sa paglingon ni Erica ay nakita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Andre. Huminga ito ng malalim. Erica, alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Kaya nga nandito ako para punan ang pagkukulang na yun. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang naman si Carlo ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Erica, bumalik ako kasi gusto ko na mabuo ang pamilya natin. Yung mismong sa ating dalawa, gusto kong bumalik tayo kung ano tayo noon. Labis na natigilan si Erica sa kanyang narinig. Saglit na napaiwas ng tingin si Andre at napabuntong hininga. Pasensya na. Alam kong hindi madali para sa'yo. Kung labag sa kalooban mo ang gusto kong mangyari. Handa naman akong tanggapin, Erica. Matipid na ngumiti si Erica. Andre, aaminin ko na nawala na nga talaga ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero kahit ako, gusto ko rin naman na mabuo ang pamilya natin. Kahit ako, gusto ko bumalik tayo sa kung ano tayo noon. Doon ay tila lumiwanag ang mukha ni Andre. Erica, totoo ba ang sinasabi mo? Ngumiti si Erica at tumango. Natuturuan naman ang puso, di ba? Sa palagay ko, hindi naman malabong bumalik tayo sa dati. Kung makakapaghintay ka, edi sige, pumapayag ako. Pero mas mapapadali siguro yun kung magkakasama na tayo ng anak natin dito sa isang bahay. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Andre. Pumapayag ka na tumira ako dito sa inyo? Matamis ang ngiti ni Erica na sumagot. Ang tahanan namin ni Carlo, tahanan mo na rin, Andre. Sa sobrang tuwa ni Andre ay agad niyang niyakap si Erica ng napakahigpit. Totoo rin naman ang lumabas sa bibig ni Erica. Dahil nga isa rin yon sa hangad niya sa buhay. Ang mabuo sila bilang isang pamilya. At tila naaayon nga sa kanyang kagustuhan ang tadhana. Dahil si Andre na mismo ang nag-udyok sa kanya na bumalik sila sa kanilang nakaraan. Gabi na ay hindi pa rin natatapos ang inuman doon sa talyer kung saan nagtatrabaho si Baldo. Kainuman niya doon ang pinsan niyang si Archie. Nasabi sa akin ni Erica na wala naman siyang balak kunin ang share niya dito sa talyer. Tulong niya na lang din daw sa atin. Sambit ni Archie. Tahimik naman na tumango si Baldo at muling uminom sa baso ng alak. Doon ay muling nagsalita si Archie. Insan, nagtataka pa rin ako hanggang ngayon. Akala ko okay na kayo ni Erica. Pero bakit biglang naging ganun? Sumagot naman si Baldo. Wala namang masama doon, Insan. Ako rin naman ang nagkusang umalis doon sa kanila. Napakunot ang noo ni Archie. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi kanya pinigilan? Bahagyang tumawa naman si Baldo. Ano ka ba? Pinigilan niya naman ako. Pero kahit na magpumilit siya, hindi pa rin naman ako mananatili doon. Napakamot sa ulo si Archie. Pero mahal mo siya, di ba? Eh bakit ka umalis? Huminga ng malalim si Baldo. Kaya nga ako umalis eh. Kasi mahal ko siya. Kasi alam kong doon siya sasaya. Insan, matagal niya na kasing talagang pangarap na mabuo silang pamilya. Minahal namin ni Erica ang isa't isa. Kasi ang buong akala namin, hindi na babalik ang dati niyang asawa. Pero nandoon si Andre. At nakikita kong mas magiging masaya si Erica kung si Andre ang pipiliin niya. Isa pa, si Carlo ang pinakamakikinabang sa sakripisyong ginawa ko. Biruin mo, totoong mga magulang na niya ang makakasama niya. Hindi na siya lalaking kumikilala ng ibang ama. At masaya ako para doon, Archie. Masaya ako na mabubuo ang pamilya nila. Napatingin naman si Archie ng seryoso sa kanyang pinsan. Doon ay bahagyang tumawa si Baldo. Bakit ka ganyan makatingin? Sumagot naman si Archie. Insan, kahit hindi mo naman kasi aminin sa akin, ramdam ko yung lungkot mo ngayon. Napabuntong hininga si Baldo. Hindi ka pa ba nasanay? Dati naman na akong ganito, di ba? Ilang araw lang, mawawala rin naman si Erica sa isipan ko.
kaya mas mabuti siguro na hindi na lang natin siya pag-usapan. Tumango lang si Archie at nagtanong na lang siya ng iba pang bagay para lang maiba ang kanilang usapan. Doon ay hindi basta-basta nawala ang awa na nararamdaman niya para kay Baldo. Lalo pat alam ni Archie na lapis ang pagmamahal ng binata para kay Erica. Makalipas ang ilang linggo ay doon na nga tumira si Andre sa bahay ng kanyang mag-ina na sina Carlo at Erica. Doon ay mas naging malinaw sa mga mata ni Erica na dininig na nga ang kanyang panalangin na mabuo sila bilang isang pamilya. Mabilis na nakasundo ni Andre si Carlo dahil madalas ay si Andre ang nakakasama nito kapag nasa trabaho ang ilaw ng tahanan at si Erica. Sa mga ganong pagkakataon ay makikitang nahuli talaga ni Andre ang kiliti ng batang lalaki. Sa mga taon na hindi niya ito nakasama ay talagang bumawi siya. Halos ang lahat ng gusto ni Carlo ay kanyang binibili at sinusunod. Kapag nauwi naman si Erica galing sa trabaho ay madalas niyang naaabutan ang bonding ng kanyang mag-ama. Doon ay matindi din ang galak sa puso ni Erica na maging kasundo ni Carlo ang kanyang totoong tatay. Minsan ay isang event pa ang naganap sa eskwelahan nila Carlo kung saan kasama niya sa mga palaro ang kanyang nanay at tatay. Makikita doon ang malalaking ngiti ng batang lalaki at nagbigay na rin ito ng saya sa puso ng kanyang mga magulang. Kakain ba tayo sa labas o magluluto na lang ako sa bahay? Tanong ni Erica kay Andre. Nandoon sila sa opisina ni Erica dahil katatapos lang ng isang event doon kung saan isa sa mga speaker si Erica. Sumagot naman si Andre na kinarga na si Carlo dahil sa pagod na ito sa paglalakad. Sa bahay na lang siguro tayo. Habang naglalakad palabas ng opisina ay muling tinanong ni Erica si Andre. Sino pala yung tumawag sa iyo kanina? Sinabi naman ni Andre ang magandang balita. Yung boss ko sa ibang bansa. Sinabi niya sa akin na aprobado na niyang dito ako madestino sa opisina namin sa Maynila. Napangiti naman si Erica. Kung ganun, hindi ka na babalik sa ibang bansa? Masaya na tumango si Andre. Hindi na ulit ako aalis. Magkakasama na tayo palagi nila Carlo. Doon ay naging masaya si Erica sa kanyang nalaman. Aminado kasi siya na naroon pa rin ang takot niya na baka hindi bumalik si Andre oras na balikan na nito ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Nang makarating sila doon sa parking lot ay bigla na lamang may natanaw ang batang si Carlo, isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Papa Baldo! Mama! Si Papa Baldo! Sa paglingon ni na Andre at Erica ay nakita na lang nila ang papalayong motorsiklo na tinuturo ng kanilang anak. Sa biyahe nila pauwi ay tila hinahanap pa rin ng mga mata ni Carlo ang lalaki na tumayong ama niya sa loob ng ilang buwan. Nang makauwi sila sa bahay ay nahalata ng mga magulang ang lungkot sa mukha nito. Carlo anak, hindi naman yun si Papa Baldo. Siguro kapareho lang din siya ng motorsiklo ni Papa Baldo kaya akala mo siya yun. Bahagyang napayuko si Carlo. Mama, bakit po hindi na nauwi dito si Papa Baldo? Hindi na po ba niya tayo love? Diba sabi niya hindi na siya aalis dito sa bahay? Saglit na natigilan si Erica sa tanong ng kanyang anak. Carlo, halika na. Kakain na muna tayo. Bumuntong hininga pa ang bata. Tapos ay agad din itong tumayo at nagtungo sa hapagkainan. Nagtama ang mga mata ni na Andre at Erica at matipid silang ngumiti sa isa't isa. Mula ng oras na banggitin ni Carlo ang pangalan ng kanyang Papa Baldo, ay tila doon bumalik sa isipan ni Erica ang binata. Ang binata na nagbigay sa kanilang mag-ina sa loob ng ilang buwan. Habang nasa terasa si Erica at nag-iisa, ay tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sandali na kasama nila si Baldo. Sa oras na yon ay muling bumalik ang awa na nararamdaman niya para sa binata. Sa ilang buwan kasi na nakasama niya ito ay ramdam niya ang pagmamahal ni Baldo sa kanilang mag-ina, kaya ganun na lang ang pasasalamat niya para dito. Alam din ni Erica sa kanyang sarili na ang pag-alis ni Baldo sa kanilang poder ay isang sakripisyo para lang mabuo ang kanilang pamilya kasama si Andre.
Habang iniisip ni Erica ang sakripisyong ginawa ni Baldo, ay hindi naiwasan na dumaloy ang kanyang luha. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na bukod sa awa na kanyang nararamdaman para sa binata, ay malaki rin ang puwang nito sa kanyang puso. Sa sandaling yun ay ginusto ni Erica na mapag-isa, pero lingid sa kanyang kaalaman ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Andre na nasaksihan ang pagluha ni Erica. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Andre at doon ay nirespeto niya ang kagustuhan ni Erica na mapag-isa. Sabado ng hapon ay si Erica ang nagtuturo kay Carlo sa pagbabasa. Tinutulungan niya rin ito sa mga takdang aralin. Madalas na ganun ang kanilang gawain kapag walang pasok si Erica sa trabaho. Nandoon sila sa balkonahe ng bahay ng sandaling yon. Habang abala sila sa kanilang ginagawa ay napalingon si Erica nang magsalita si Carlo. Papa, aalis ka po? Nakita ni Erica si Andre na palabas ng gate ng bahay. Napatingin naman si Andre sa kanyang mag-ina. Diyan lang si Papa. May bibilhin lang. Nakangiting sagot ni Andre sa kanyang anak. Dito ka ba maghahapunan? Tanong naman ni Erica. Tumango naman si Andre. Oo, pero baka hindi na ako makasabay sa inyo. Bago siguro mag-alas 9 ng gabi, uuwi din ako. Tumango rin naman si Erica. Humalik pa si Andre sa ulo ni Carlo bago ito tuluyang umalis. May kakaibang kutob si Erica sa pupuntahan ni Andre ng hapon na yon. Madalas kasi ay sinasama ni Andre si Carlo sa mga pupuntahan nito. Pero ang pagtataka ni Erica ay kung bakit hindi ito nakasuot ng damit pang alis. Nakaputing t-shirt lang ito at nakasuot lamang ng tsinelas. Inalis na lang ni Erica ang mga hinala sa kanyang isipan at pinagpatuloy na niya ang pagtuturo sa kanyang anak. Patuloy ang kasiyahan nila Baldo kasama ang kanyang mga pinsan doon sa talyer. Selebrasyon na rin kasi yon para sa pagbubukas ng isa pang talyer na si Baldo na mismo ang nagmamay-ari. Hapon pa lang ay nagsimula na ang kanilang inuman, kaya't nang sumapit ang gabi ay lasing na ang iilan sa kanila. Sina Baldo, Archie at isa pa nilang pinsan ang natira na lang doon sa talyer na patuloy pa rin sa kasiyahan. Hanggang sa dumating doon ang isang tao. Naku sir, may ipapaayos po ba kayo? Pasensya na po pero sarado na po kami. Sambit ni Archie. Sa paglingon ni Baldo ay napatingin siya nang makita ang taong dumating. Ito ay ang totoong ama ni Carlo na si Andre. Tumayo si Baldo at hinarap ito. Andre, ikaw pala. May problema ba? Matipid na ngumiti si Andre. Mukhang may kasiyahan pala kayo dito. Pwede ba akong makihalubilo? Ilang segundo pa bago nakasagot si Baldo. Ha? Oo naman. Halika. Ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Pinatuloy ni Baldo ang asawa ni Erica. Pinakilala niya pa ito sa kanyang dalawang pinsan na naroon. Hindi alam ni Baldo ang totoong motibo ni Andre kung bakit ito nagpunta doon, kaya maging ang kanyang mga pinsan ay nagtataka. Insan, hindi kaya may masamang balak yung Andre na yan sa'yo? Tanong ng pinsan ni Baldo na si Robert habang nandoon sila sa kusina at nakuha ng alak sa refrigerator. Bahagyang tumawa si Baldo. Hindi naman siguro. Sa palagay ko, mabait naman si Andre. Baka gusto lang talaga niya magkaroon ng kaibigan dito sa lugar natin. Nang makabalik sila doon sa mesa ay naabutan nilang masayang nakikipagtawanan si Andre kay Archie. Napangiti naman si Baldo. Pare Andre, enjoy ka lang dito ha. Huwag kang mahihiya. Welcome na welcome ka dito sa amin. Ngumiti naman si Andre at nagpasalamat pa siya dito. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Hanggang sa napansin ni Baldo na tahimik si Andre at seryosong nakikinig na lang ito sa kanyang sinasabi. Naikwento kasi ni Baldo ang mga plano niya para nga doon sa bagong bukas na talyer. Doon ay hindi naiwasan ni Andre na bumilib sa sipag na meron si Baldo. Naku, sigurado na lalong dadami ang mga babae na maghahabol sa inyan kapag yumaman ka na. Biro ni Archie kay Baldo. Kasunod niyon ay ang tawanan nilang lahat. Nakangiti na nagtanong si Andre. Bakit Baldo?
Wala ka bang girlfriend ngayon? Sumabat naman si Archie sa usapan. Walang girlfriend yan ngayon. Ewan ko ba? Sa dami ng babaeng nagkakagusto dyan, wala pa rin siyang napipili hanggang ngayon. Sumabat din si Robert na hindi napigilan ang kanyang bibig. Paano ba naman kasi? Nagpapakatanga pa rin siya sa isang babae hanggang ngayon. Huli na ng mapagtanto ni Robert ang kanyang sinabi nang tingnan siya ng seryoso ni Baldo. Ilang segundo na nagkaroon ng katahimikan bago muling nagsalita si Andre. Pare, bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon? Uminom pa saglit si Baldo bago sumagot. Siguro, hindi lang pa ako handa financially. Kung tutuusin, gusto ko na rin naman eh. Pero siguro, mas kailangan ko lang hihanda yung sarili ko. Kapag dumating na ako doon sa punto na kumikita na ako ng sapat para makabuhay ng isang pamilya. Hindi nakaimik si Andre bagkos ay seryoso lang siyang nakatingin kay Baldo. Napuno ng saya at tawanan ang gabing yon para sa kanilang apat. Nang sina Baldo at Andre na lang ang naiwan doon sa inuman, ay tila mas naging seryoso na ang kanilang pag-uusap. Halata ni Baldo na lasing na si Andre, kung kaya't naging personal na ang mga tanong nito sa kanya. Pare, minsan ba nagawa mo na magsakripisyo para sa pag-ibig? Tanong ni Andre, bahagyang tumawa si Baldo pero sinagot niya rin ito. Oo naman. Muling nagtanong si Andre. Sobrang mahirap pang gawin yun, pare. Napatingin ng seryoso si Baldo. Mahirap, pero kung mahal mo talaga yung tao, gagawin mo para sa ikasasaya niya. Muling sumagot si Andre. Ibang klase ka palang magmahal, pare. Sobrang bilib ako sa'yo. Doon ay mas naging seryoso na si Baldo. Andre, nakita ko naman kung gaano kasaya si Erica na bumalik ka. At ganun din si Carlo. Alam kong wala akong karapatan para diktahan ka. Pero sana, hindi mo na sila iwanan ulit. Bahagyang napayuko si Andre. Baldo, hindi ko mapapangako. Hanggang ngayon kinakain pa rin ako ng konsensya ko dahil sa ginawa ko. Napakatanga ko. Hindi ko deserve na magkaroon ng asawang kasing bait ni Erica. Hindi ko deserve yung saya na nararamdaman ko ngayon. Hindi makapaniwala si Baldo nang makita niyang umiyak si Andre sa harapan niya mismo. Doon ay naramdaman ni Baldo ang sinseridad sa mga salitang lumabas sa bibig ni Andre kahit pa nga nalasing na ito. Doon niya lang ito mas naintindihan at na lamang mapagkakatiwala ang tao si Andre kahit pa nga na minsan na itong nang iwan ng pamilya. Nang magising si Andre kinaumagahan ay si Erica na ang bumungad sa kanya. Maging siya ay nagtataka kung paano siya nakauwi sa nagdaan na gabi. Andre, naghanda ako ng mainit na sabaw. Mabuti sigurong kumain ka na muna para mainitan yan sikmura mo. Agad din na lumabas ng kwarto si Erica at sumunod din si Andre. Doon sa hapag ay nakita nga ni Andre na nakahanda na ang pagkain para sa kanya. Habang siya ay kumakain ay minabuting sinabayan na rin ito ni Erica. Lasing na lasing ka kagabi. Hindi ko alam na si Baldo pala ang pinuntahan mo. Mabuti na lang at naihatid ka niya dito. Saglit na natigilan si Andre sa sinabi ng kanyang asawa. Nakapag-usap ba kayo? Napaiwas ng tingin si Erica. Agad din na umalis si Baldo pagkatapos kanyang ihatid dito. Nagbuntong hininga si Andre. Erica, nakakatuwa pala si Baldo ano? Mabait siya. Tapos sobrang responsableng tao. Ilang segundo bago nakasagot si Erica. Bakit sinasabi mo sa akin ang mga bagay na yan, Andre? Saglit na tinapos ni Andre ang kanyang kinakain. Kasi alam ko na ang nakita ko sa katauhan niya. Nakita mo rin nung kasama mo pa siya dito sa bahay. Nakita ko kung gaano siya kabuting tao sa'yo pati na rin kay Carlo. Bukod dun, alam kong mahal na mahal ka pa rin niya. Doon ay mas lalong natigilan si Erica. Hinawakan ni Andre ang kamay nito. Erica, mahal mo pa rin ba si Baldo? Agad na binawi ni Erica ang kanyang kamay. Andre,
Tumigil ka na. Tapos na ang sa amin ni Baldo. Napatitig ng seryoso si Andre sa kanyang asawa. Erica, paninindigan ko kayo ni Carlo. Kasi sobrang mahal ko kayo. At hangad ko na maging masaya ka sa mga desisyon na gagawin mo. Erica, nakikiusap ako sa'yo. Sundin mo ang totoong nilalaman ng puso mo. Doon ay hindi na iwasan ni Erica ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngumiti naman si Andre, pero may bahid din ng luha ang kanyang pisngi. Erica, sundin mo kung saan ka totoong magiging masaya. Masakit man sa akin sa una, pero alam kong mas magiging masaya ako kung alam kong totoo na ang mga ngiti na makikita ko sa mga mata mo. Humagulgol sa pag-iyak si Erica. Pero Andre, ikaw ang totoong ama ni Carlo. Tumango naman si Andre. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Hindi pa rin ako lalayo. Nandito lang ako palagi para sumuporta. Kaya nga gusto ko kayong maging masaya. Lumapit si Andre kay Erica at pinahid niya ang mga luha nito. Tapos niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi naman maintindihan ni Erica ang kanyang nararamdaman. Nalulungkot siya dahil sa mga sinabi ni Andre. Pero sa kabilang banda ay nandoon ang saya sa kanyang puso at matinding pasasalamat dahil sa kalayaan na binibigay nito sa kanya. Sa huli ay sinunod rin ni Erica ang mga sinabi ng dati niyang asawa. Sinunod niya ang bagay kung saan magbibigay sa kanya ng totoong kaligayahan. Diba, si Mr. Andres yung kumuha ng kotse ng asawa niya dito? Paano nangyari na hindi na double check yung unit? Tanong ni Baldo sa isa niyang tauhan doon sa talyer kung saan siya ang nagmamay-ari. Sumagot naman ang kanyang tauhan. Baldo, maayos naman na daw. May kaunting sabit lang sa clutch kaya sabi ko ibalik na lang dito. Tumango naman si Baldo. I-check nyo namang mabuti yun. Masisira tayo sa mga kliyente niyan. Sobrang abala ng araw na yun si Baldo sa talyer. Halos nagsabay-sabay kasi ang mga regular nilang kliyente para sa maintenance ng kanilang mga sasakyan. Papasok na sana siya sa kanyang opisina nang marinig niya ang boses ng isang bata. Papa Baldo! Sa paglingon ni Baldo ay nasa harapan na niya ang batang si Carlo na agad yumakap sa kanya. Nandoon ang pagtataka sa isipan ng binata. Carlo? Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Hindi na nakasagot ang bata nang makita ni Baldo ang ama nito na nandoon din. Nakangiti ito sa kanya habang may dalang maleta. Baldo, gusto ka daw kasi makita ni Carlo. Miss na miss ka na daw niya eh. Kaya sinama ko na siya dito. Kasi sabi ko sa kanya, makakasama ka na niya ulit sa bahay. Napakunot ang noo ni Baldo at tumayo siya para harapin si Andre. Pare, ano bang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Andre bago sumagot. Hindi ko naman maitatanggi na naging masaya talaga mag-ina ko na makasama ka. Mahal na mahal ka nila eh. Mahal na mahal ka ni Erica. Hindi naman makapaniwala si Baldo sa kanyang narinig, pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi kita maintindihan pare. Matipid na ngumiti sa kanya si Andre. Hinihintay ka na ni Erica sa bahay. Inaasahan niya na ikaw ang mag-uwi doon kay Carlo. Sobrang naramdaman ni Baldo ang sinseridad sa mga sinabi ni Andre, pero ramdam niya rin ang lungkot na nananaig sa puso nito. Andre, paano ka? Bahagyang tumawa si Andre at pinakita ang kanyang maleta. Hindi naman ako lalayo. May apartment na kinuha ang boss ko na malapit doon sa opisina. Sa ngayon, doon na muna ako titira para hindi na rin ako mapalayo kay Carlo. Baldo, aasahan ko na magiging mabuting may bahay ka kay Erica. Mauuna na ako. Hindi na nakasagot pa si Baldo nang tuluyan nang umalis si Andre. Lalo pa nga bumilis ang tibok ng puso ni Baldo dahil sa kanyang mga nalaman. Katulad ng sinabi ni Andre, ay si Baldo ang nag-uwi kay Carlo sa kanilang bahay. Doon rin niya napagtanto na totoo ang mga sinabi ni Andre. Hinihintay siya ni Erica.
Sa muli nilang pagkikita ay wala nang salita pang lumabas sa bibig nilang pareho. Bagkos ay agad nilang niyakap ng mahigpit at hinalikan ng isa't isa. Doon ay mas nanaig nga ang matindi nilang pagmamahalan. Sa isang resort doon lang din sa Cavite ay naganap ang pag-iisang dibdib nila Baldo at Erica. Sa paglakad ni Erica patungo sa altar kung saan naghihintay si Baldo ay hindi napigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha dahil sa matinding kagalakan. Masaya siya na dumating sila sa puntong yon ng lalaking hindi niya inaasahang mamahalin niya habang buhay. Maging si Baldo ay may mga luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata habang nakatanaw sa babaeng naglalakad palapit sa kanya. Hanggang sa mga oras kasi na yon ay hindi siya makapaniwala na magagawa siyang ibigin ng babaeng matagal nang may puwang sa kanyang puso. Makikita sa mata ng dalawa ang nagsusumabog ng pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. Maging ang kanilang mga kaibigan ay masaya para sa kanilang dalawa. Isang tao rin ang hindi inaasahan na dadalo sa kasalan. Ito ay walang iba kundi ang ama ni Carlo na si Andre. Malaki ang ngiti ni Andre habang pinapanood ang pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Ang dalawang tao na nagbenepisyo sa malaking sakripisyo na ginawa niya sa kanyang buhay. Doon nasabi ni Andre sa kanyang sarili na sulit ang pagpaparayang ginawa niya dahil nakita niya ang matinding kagalakan sa mga mata nila Baldo at Erica. Sa pagtatapos ng seremonya ay formal na ngang dineklara sina Baldo at Erica bilang totoong mag-asawa. Taon lang ang lumipas matapos ang nakakaantig na kasalan ay sinilang na ang batang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Doon nila mas naramdaman na isa na silang buong pamilya. Nagkaroon man ng totoong anak si Baldo kay Erica. Pero hindi pa rin nabago nito ang kanyang trato sa batang si Carlo. Sobrang mahal na mahal ito ni Baldo at totoong anak pa rin ang turing niya dito. Isa yon sa labis na pinagpapasalamat ni Erica. Maging si Andre ay masaya sa pagmamahal na pinapakita ni Baldo sa kanyang anak. Doon sa binyag ng anak nila Baldo at Erica ay dumalo rin si Andre. Madalas din naman kasi ang pagpunta niya sa bahay ng mga ito para bisitahin ang anak niyang si Carlo. Pinanindigan ni Andre ang pangako niya kay Erica na kahit na anong mangyari ay hindi mawawala ang suporta niya sa kanilang anak. Kasama ni Andre doon sa binyagan ang kanyang kasintahan na si Sheila May na isang doktora. Si Sheila May ay pinsang buo ni Baldo. Mas bata lang ito ng 4 na taon kay Andre. Nakilala ito ni Andre nang ikasal si Baldo at Erica. At simula nga sa araw na yon ay naging madalas na ang pagtatawagan nila pati na rin ang paglabas na silang dalawa lang ang magkasama. Hanggang sa humantong na nga sila sa pagiging magkasintahan. Doon lang ulit naramdaman ni Andre ang saya kapag nagmamahal. Sheila May, ano yung nasa daliri mo? Tanong ni Erica habang magkakasama sila doon sa binyagan. Agad na tinago ni Sheila May ang kanyang kamay matapos makita ni Erica ang singsing sa daliri nito. Natatawa naman na nagpumilit si Erica na makita ang kamay ni Sheila May kaya doon ay wala na siyang nagawa kundi aminin ang totoo. Nag-propose na sa akin si Andre. Saglit na natahimik ang lahat sa sinabi ng dalaga at segundo lang ay sumunod na ang kanilang mga hiyawan at palakpakan para sa dalawa. Masayang masaya si Erica na makita ang labis na pagmamahal nila Andre at Sheila May para sa isa't isa. Isang hapon doon sa balkonahin ng bahay ay magkatabi sa isang upuan si Baldo at Erica. Karga ni Erica ang 6 na buwang sanggol na anak nila ni Baldo. Si Baldo naman ay kandong ang batang si Carlo na nakatulog na sa kanyang balikat dahil sa pagod sa paglalaro. Han, bigla ko lang naisip. Noong reunion natin, wala kasi akong planong magpunta ng gabing yun. Pinilit lang ako ni Judy. Paano kaya kung hindi ako nagpunta doon? Nasa ganitong sitwasyon kaya tayo ngayon? Tanong ni Erica sa kanyang asawa. Napangiti naman si Baldo at hinawakan na mahigpit ang isang kamay ni Erica. Kahit naman di ka nagpunta ng gabing yun, magtatagpo pa rin tayo. Siguradong gagawa pa rin ang paraan ng tadhana para magkita tayo. Kasi nga, para sa akin ka.
at para naman ako sa iyo. Doon ay namutawi ang matamis na ngiti ni Erica at kumapit pa sa braso ni Baldo. Ganun na nga ang naging paniniwala nilang pareho. Alam nila na kahit anumang pagsubok ang kanilang pagdaanan, ang tadhana ang paulit-ulit na magbubuklod sa kanila. Dahil para kay Baldo at Erica, sila ang para sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.